apa pernah ada salah pandang parang labo. What happened? Alin, maliwanag naman dito sa akin. Labo. Ba't ang labo? What happened? Malabo, no? Malabo ba, guys? Buksan nga natin. Malabo talaga siya. Tulog. Lagot kayo. Ha? Hindi kayo makatulog. Magla-live ako. Malabo. Hindi ko alam saan ako pupuesto. Sabi ba ko dati na pwesto na maganda? Ayan. Ma'am Apple, may galab shout out. Ma'am Milan, saran, thank you sa patamsak. Ma'am Nora Amirol, may galab shout out. Ayan, kamusta? Tapos na yung ano? Tapos na ba yung Ramadan? Bukas pa, no? Ayan. Mami Marisa Kiautin, may galab shout out lang ka. Patulog na sana, buti nakaabot. Hindi ka makatulog. Ayan, classmate, Atlan Silonga, may galap shoutout, sabi ni Ma'am Nora Merol, and may galap shoutout host, magandang hapon, magkapi-kapi muna tayo. Sige, magkapi ka para hindi ka antukin. Ayan. Ayan. Ma'am Hami R, thank you po sa patamsak. Ayan, and may gahag sa lahat, Tita Gitano, may galap shoutout. Blurred po dito sa phone ko. Diyan sa inyo, maliwanag ba yung mukha ko? Oo. Blurred na nga yung mata ni ano, blurred na nga yung utak ni Nakuray. Pag napanood niya yung live ko, mas lalong blurred. Shoutout sa Nakuray! Ah, ang inutil na bobo ta tanga-tanga na defender ni Jessabog. Lucy Jean Vlog, good morning, Ma'am Nihay. Ayan. Shoutout sa bobo ta tanga-tanga at inutil na defender ni Jessabog. Ah, depend ka pa, hindi ka muna nagre-research para yung sasabihin mo dyan, eh, medyo makatotohanan naman. Inutil ka, di ba? Ayan, Tita G, mega hug po, ayan. Pag nag-defend ka, huwag yung memorize lang, ha? Dapat meron kang basihan, marunong magre-research ka. Ah, mag-research ka, hindi ba kayo nadala na ilang beses na? Dahil sa katangahan ninyo, ha? Dahil sa katangahan at kabubuhan ninyo na magdepensa, ano nangyari? Ha? Ha? Kaya bago kayo magwalwal, bago kayo magdepensa, pidepensa ko noon ng mga inutil na mga defender, make sure na nag-research kayo para pag nagwalwal kayo dyan, hindi kayo mabalikan, mga inutil. May gabi pa po ang moon sighting, Ma'am Nihay. Ah, okay. Tapos, ano, bukas, Ed Mubarak na ba bukas? Wala akong idea sa mga Muslim country kasi hindi pa ako nakapunta. Diba? Oh, ano? Loray, na inutil. Ah, inutil na bobo tatanga-tanga na defender ni Jessabog. Ah, wala kayong kadala-dala, no? Ilang beses na kayo naging defender? Ayan, Tita Ida 167, mega love shoutout. Ilang beses na kayong nag-defend kuno diyan? No? Wala naman kayong mga selfie. Ah, wala rin naman nangyari sa mga pagdidepensa ninyo. Ito na naman tayo ngayon kay Jessabog. Ah, defend ka yan, wala ka na maalam, natutulog ka sa kangkungan. Ah, kaya mukha kang tanga-tanga talaga. Mukha kang tanga-tanga talaga, di ba? Grabe yung mga comment nila sa iyo.
na sa live ni Boro. Okay lang yan, sikat na naman ako. Sikat na naman si Kapitana, di ba? Ingay naman ang pangalan ni Kapitana. O di na, provoke na naman sila. Yung mga viewers nila dyan ng mga santo santita, o di lumabas na naman yung mga sungay. O ganun lang kabilis. Ganun lang kadali, di ba? Ganun lang kayang kadali kay Kapitana mag-provoke sa kanila para lumabas yung mga sungay nila. O sino ngayon? Ah, sino ngayon yung mas nakakaya? At saka ano, shoutout sa iyo, Gloria Smot. Abangan mo bukas na sa community na kita. Kasama na yung mukha mo at saka yung comment mo. Diba? Ang dali-dali nyo i-provoke, ha? Diba? Wala lang. Upo-upo lang ako dito. Magyayaw-yaw ng konti, na-provoke na kayong lahat. Lumabas yung mga sungay nyo. Hindi nyo ba ako kilala? Ha? Oh my God! From batch 1, 2, 3, and 4, hindi nyo pa ako talaga kilala. Ano? Hindi pa nyo ako talaga kilala. Talaga, ang bilis-bilis pala palabasin yung mga sungay ninyo. Ipagpakita si Moon, it means tapos na ang Ramadan. Ang tawag doon is Eid Mubarak. Eh, kung hindi magpakita, walang katapusan. Parang ang full moon, ganon. Megalab shoutout mga Rosie Bang, good afternoon. Ayan, sis Maricel Rolata, Dubai, Megalab shoutout. Kap ni Ice, huwag mo sagutin ang sabi nila tungkol. Yes po, Mami Lance. Tawang-tawa ako sa inyo kasi ang bilis-bilis nyo ay provoke, di ba? Ang bilis-bilis ay palabasin yung mga sungay ninyo. Tita Del, Megalab shoutout. Ah, sa lagay na yan, ako pa talaga Gina G or kayo? Ah, Gina G daw ako. Oh, sa lagay na yan, ako pa talaga Gina G. Tingnan nyo nga yung mga reaction ninyo. Tingnan nyo nga yung mga comments ninyo. Ah, halos lumabas na yung atay at balon-balunan nyo. Sis Nor, sa wakas matatapos na ang puyatan natin, sabi ni Lucy Jean Vlog, di ba? Ganda, Amira RB, hello everyone, di ba? Miguel of Shoutout, Dylan Ilonga. Oo, di ba? Gina G daw ako. Oy, founder! Yung mga sinagupan mo, halos lumabas na yung atay at balon-baluna nila, oh. Oh my God! Oh. Sige lang, magsawa kayo mag-comment dyan. Ah, kasi, pagkataon nyo naman yan eh. Ah, kayo naman magdadala dyan sa mga comment mo dyan kay Angie Buro. Kayo naman yung magdadala niyan. 'Di ba? Pinamakita niyo lang anong klaseng tao kayo, 'di ba? At least ako dito nakita niyo, debater ako, rebatter ako, reactor ako, defender ako from the start, 'di ba? Eh kayo diyan, shout out diyan sa mga tawag dito. Shout out diyan sa mga, oy Kuya Putput Vlog, may alam shout out. Ay, kamusta ka na Kuya Putput? Congratulations talagang tawag dito. Nag-grow talaga yung channel mo at nag-explore talaga yung ano mo, yung community mo. Ayan, 'di ba? At least ako, 'di ba? At least ako, alam na alam niyo, reactor ako, defender ako, at saka rebatter talaga ako. At the same time, bashers ako. So natural na 'yun, what do you expect from me? Papuri, 'di ba? Pero kayo diyan sa community ninyo, shout out sa mga araw-araw nagsisimba. Araw-araw pumupunta sa loob ng simbahan, nagsisend ng mga link ng mga gospel. Pero ano, sumasali sa balahuraan. Kinakamusta ka na BFF mo, si As26 Vlog. Pumapasok pa sa'yo, Kuya Putput Vlog. Ayaan mo siya. Ano, nood ka ba sa kanya? Parang may idea ka. Umiyak na yan eh. Umiyak na kasi nabuking na nag-try door sa community. Kaya umiyak na dahil sa kakasutsot namin. Oo, pumasok sa akin. Mm-mm. Dahil sa kakasutsot namin, ayaw pang aminin na nag-try door siya. O badang uli, di ba? Sukol na. Humingi ng public apology sa community niya. Umiyak! O sabihin na patumba niya ako. Sabi niya na patumba niya kami. Ay, siya to umiyak. Oh my God. Oh, ngayon, siya pala ay pumapasok din kung saan-saan. Tapos sabi niya, ako NPA. Ah, NPA
NPA daw ako, kung saan-saan daw ako napunta. Ito pala NPA din pala. Patago pala ang ano nito, patago pala ang diskarte nito. Diba? Sinungaling. Ah? Sinungaling. Alam mo ba, Kuya Potpot? Ah? Galing yan sa abroad. Umuwi, kasi nasa Team Abot Kamay na yan. Nung umuwi siya, gusto niya pumasok sa Kalingap. Kaso lang boyfriend niya kasi si ano, boyfriend niya si PLC Katangkay. Gusto niya pumasok sa Kalingap para mag-reactor. So sabi ni PLC sa kanya, huwag kang pumasok doon, walang sponsor. So hindi natuloy yung pagpasok niya. Hindi natuloy yung pagpasok niya dyan sa Kalingap kasi sinabihan ni PLC Katangkay, walang sponsor dyan. Oh my God. Tapos umiyak, ha? Nahuli. Ha? Nahuli na nag-traitor sa community. Nahuli na tinraitor niya yung founder. Ayaw-ayaw pa aminin. Bandang huli, nasukol. Umingi ng public apology. Umiyak. Dapat nandyan na yan eh. Ha? Kaya daw ako pumasok sa Kalingap dahil daw sa mga sponsors. Ha? Hindi nila alam na nung pumasok ako sa Kalingap, ako yung nagbibigay buwan-buwan. Ako yung nabibigay buwan-buwan. Tapos siya, gusto niya pumasok sa Kalingap. Sabi ni PLC Katangkay, walang sponsor doon, huwag ka pumunta doon, dyan ka lang sa, ano, dyan ka lang sa Team Abot Kamay. Oh my God! Ay, nagkapera ba ako sa Kalingap? Oh my God, diba? Ay, nako, sana tayo. Thank you, Kuya Potpot, sa pagpasok ka. Yes po, Ma'am Lucy Jean. Eto, kagigising ko lang, nagkita ko si live si Ma'am Niay, sabi ni Ma'am Nora Mirol. Diba, may kalam shoutout dahil Senadora na Sokmen from Mami Lance. May kalam shoutout sa lahat ng sakdan, sabi ni Ma'am Crisaly Cruz. Ayan. BFF talaga, Kuya Potpot. Good morning sa lahat, Ma'am Crisaly Cruz. Hamster, hi. Hi sa'yo, hamster. Oo, diba? Umiyak. Tapos sabihin mo, natumba. Ano, patumba mo yung kalaban mo, tapos ikaw umiyak. Umiyak ka na, nahuli ka ng traitor. Diba? By crook, diba? Lahat gagawin nyo para lang talagang magkapera dyan. Kaya, pagka-traitor, okay lang yan. Go, diba? May ganap siya ito sa lahat. Kinikla ko lang gan na mapagod maglaba ng mga andis at nagpapawashing now. Sige, mami. Diba? Jocelyn Flores P. Tamsakdan. Ang galit na galit sa si Lorel Loray. Di niya alam na magkakilala tayo. Oh my God. Kaya pala. Hi everyone. Sabi ni Johnny Vic Vlog TV. Diba? Tapos siya rin ang ano. Si PLC din nagsabi sa kanya na sinipa daw ako sa Kalingap. Sinipa pa ako, Kuya Potpot. Sino nagsipa sa akin? Oh my God. Sharpshooter ka lang ng mga ego nila, Miss Nihay, sabi ni Ma'am Rosie Bag. Magandang tanghali, Kapitana. Huli na ba ako? Kasi start ko lang, Ma'am Jay Brillante. Ayan. Diba? Sinipa ba ako sa Kalingap? Sino sumipa sa akin? Diba? Ay, nako. PLC, tsaka, ano, alam mo PLC, at tsaka AS26, magsama kayo, yuntok niyo ulo yung dalawa. O kaya, ano, magtago kayo sa bukid ng tralala. Ay, Marisa Kiyautin, gandang hapon po, sabi ni Jocelyn Flores. Ayan. May galap siya ito, Jocelyn Flores, sabi ni Mami Lance. Good afternoon, Idol Tamsakdan. Mama Era 031, may galap siya ito. May galap siya ito, Kapitana Ninghais. Mami Yuki, may galap siya ito. And June. Junik Vlog TV, hello sa iyo. Hello, hello. Diba? Crystalic Cross, gandang hapon. Nakikinig lang, Idol. Di pa ako tapos dito sa work ko. Ayan, go, go, go lang. Kilala nyo ba yung tatlong pugok ng tak? Bago yan, Mamay 05. Sino na naman yung tatlong pugok? Mami Lance, good afternoon. I'm late. Mamabon ako. Amira RP, gandang hapon. Ayan, Gallery PSP, good afternoon. Thank you so much for coming. Abon ako, gandang hapon, sabi ni Ma'am Jocelyn Flores. And may galap shout out Jocelyn Flores from Abon ako. Luray Luray, isa kang illiterate, bakit pinabastos mo ang pagkatao mo, sabi ni Ma'am Milan. Morning Ma'am Nia, iskinig lang, busy pa, shout out in finger at Dins Karaeg, hello sa lahat, sabi ni Ate Pauline. Ira 31, gandang hapon, sabi ni Jocelyn Flores. And
Magkalab siya to sis Lance Ilonga from Abon ako. And good afternoon, Ma'am Kapitana niya is from Ma'am Ella Mendoza. Ano tayo inyan? Ayan. Shout out! Ayan. Ang dami natin dinibatan, no? Pero parang di tayo magkakanda ugaga sa karibat. As Baboy MG, Brigada, saka si Luray-Luray, sila ang tatlong pugok. Ah, ayan, ano ba? Ang dami natin dinibatan, no? Dahil mga gaga. Ayan, tinabot kamay. Wala kayong magagawa. Ha? Dito kami na, ano eh, ito yung destiny namin eh, ang timabot kamay. Dito kami, hanggang may timabot kamay, andito kami na magre-rebat, andito kami magbabas, at dito kami mag-criticize. Kaya, magtiis kayo, magbigti kayo. Tsaka alam mo, Loray, pasalamat ka din. Ah, pasalamat ka din kasi nagre-rebat kami sa inyo. Kasi kung hindi kami nagre-rebat sa inyo, wala rin kayong views. Ah, wala rin kayong views. Nakita niyo yung mga upload niyo about sa mga charity niyo, diyan sa mga event niyo, 'di ba? Konting-konti lang yung views niyo. So ibig sabihin, pasalamat kayo. Pasalamat kayo kasi nagre-rebat kami sa inyo. Meron kayong pang-content, 'di ba? It's a vice versa. Kaya huwag kang magmalinis na parang tatanga-tanga ka, ha? Inutil ka. Ha? Huwag mo sabihin na dito, hoy, para sabihin mong tibabot kami, nagpapasahod sa amin, inutil ka. Ha? Inutil ka. Ha? Bakit ka ba naging vlogger? Inutil ka. Para sabihin mong tibabot kami, nagpapasahod sa amin. Eh kung sabihin ko din, dahil nagre-rebat kayo dito, kami din nagpapasahod sa inyo. Acceptable ba sa'yo yan? Ha? Bobo ka. Bobo ka sa lahat ng bobo. Nung nagsabog ng kabubuhan, bobo ka talaga na sa loob mo lahat. Diba? Pasalamat kayo. Pasalamat kayo kasi andito kami nag-i-stay para i-rebut kayo, para i-bash kayo, at para bigyan ng reaction, para meron din kayong content. Kasi kung hindi kami nagre-rebut, wala kayong content. O, kita nyo yan. Hindi na kayo yung content ni Ball Puentman. O, ba? Kino-content nyo ba si BPM? Hindi. Ha? Ngayon si Pekwa busy kasi may panibago na siya ngayong karir. Ha? O, wala kayong may re-rebut kay Pekwa kasi hindi rin kayo kino-content. Di ba? Oh, kami na lang, kami na ni Mars Rhea at saka ni Mami Chu. Si Ate Joy nga, hindi nyo na masyadong pinapansin, di ba? Oh, tatlo na lang kami. So ngayon, kung tatlo kami, hindi na kami magre-rebat sa inyo. Wala din kayong content, bobo ka. Wala din kayong content kasi kung mag-upload lang kayo dyan ng mga sinisa, ng mga sinisa or ng mga reject, ng mga content ng founder ninyo about sa charity, konting-konti lang din views nyo. So thank you, pasalamat kayo, pasalamat kami sa inyo, pasalamat din kayo sa amin dahil nagliribatan tayo dito, may content kayo, may content kami. Huwag kang ipokrita, inutil ka, bobong tatanga-tanga ka. Diba? Feeling mo naman ay Diyos mio. Okay. Ay, kireras. Ay, pakinga natin kaya sa labi, Loray. Hindi ba ako nilibat kahapon, ha? Ha? Sabi mo, kahapon daw, guys, medyo high blood daw siya, galit daw siya, kasi puyat daw siya, tapos maaga siya nagising, kasi ang dami niya pero ginagawa, o, di ba? O, Loray, no-tell ka, ingit na ingit ka sa akin, kasi ako pag day off ko dito, nagigising ako ng alas 10, alas 11, kung anong oras gusto ko magising. Eh, ikaw pag day off mo, ang dami mo pag ginagawa, o, di ba? Ingit na ingit ka. Ha? Hindi mo ba ako naribat kahapon? Doon sa mga nilive mo kahapon, nagigil ka. Hindi ba ako naribat? O kanina, bait-baitan ka sa live mo. Inutil ka. Di ba? Inutil ka. Sabi ni Aswang, malaki daw views niya na ni Mars Rhea kung siya ang content. Oh! Assuming! Bakit ilang katawan mo? 20? Bakit ilang ang personalidad mo? 20? Assuming! Oh my God! Hindi nyo lang talaga mahabol. Hindi nyo lang talaga mahabol. Di ba? Sino ka? Sikat ka ba? Ah, nako. Oh. Jumi Kalibat, good afternoon, sabi ni Jocelyn Flores. Ayan, and may kalam siya at Mars Rhea. Ayan, abon ako, sabi ni Lance. And Marisa Kiautin, sabi ni Ma'am Ella Mendoza. Maridol Baluloy, may kalam shoutout from Jocelyn Flores. And Ma'am Marisa Kiautin, Ella Mendoza, may kalam shoutout. Ayan, si Angie Buro, feeling Santa. Oh, Santa. Pero yung
buntot niya nakatago sa likod. Sabi ko sa inyo eh, di ba? Ang dali-dali niyong i-provoke, kita niyo ngayon, lumalabas yung mga sungay niyo at mga buntot niyo dyan sa mga comment section niyo. I-compare niyo yung mga comment section namin dito dyan sa mga comment section niyo kung sino ang balaura, kung sino ang may sungay at may buntot na nakatago sa likod. Ha? Ang dali-dali niyo i-provoke. Ha? Yun lang yung ano lang. Yun lang yung ginawa ko, yun lang yung kinontent ko, yun lang yung nirebat ko kay Diasabog. Gigil na gigil kayo na parang lalabas yung atay at balon-balunan nyo. Pag sabihin nyo ako yung gigil, oh come on. Ah? Oh come on. Ang bilis talaga ninyong ano, no? Mga ano talaga kayo, mga uto-uto talaga kayo dyan. Uto-uto talaga. Mm. Ayan. Merry Tube, hi guys, hi, ayan. Karamay Eddie, may galap shout out. Ayan, Karamay TV, bigyan kita ng ano, i-subscribe kita. Ayan, i-bell all, tapos magandang hapon po sa lahat, live stream update, ayan. Bigyan kita ng jacket para ma-ano mo dyan, ma-tawag dito, ma-promote mo ng channel mo dyan, Karamay TV, ayan. Wait lang, bigyan kita moderator. Jesus never. Okay, moderator. Ayan. Baba mo yung link mo dyan tapos i-promote mo. Kim Odegren, mega love shout out. Ayan, Rosie Bag, good afternoon. Ayan, Eddie Good. So, ikaw lagi content ko aswang para malaki lang ang views ko. Assuming, mga ano talaga kayo dyan, mga credit grabbers. Diba? O, sa bagay. Wala nang bago dyan. Okay sa bam, Loray-Loray, ko mangibabain kati Ilocano Salbag. Hindi ko naiintindihan. Shirley Boising, musta na po Miss Niaz? Ay, okay na okay po ako. Thank you so much, Ma'am Shirley, for coming to my live stream. For the girls only, may galap shout out. Please guys, support me. Thanks. Ayan, Mary Chu. Ayan, akala mo lang yun, paboritong thumbnail lang talaga kita, aswang. Tagatno kasi si Rowena Sanchez, sabi ni Abon ako. Ayan, bakit parang namidilim-dilim yung aking phone? Kaya pasalamat ka, paborito. Pakita kita ang nail. Bawal kasi founder mo, kaya ikaw muna. Tapos kiniklaim na tumataas. Ano feeling niya? Miley Cyrus? Ano nga ba yung sikat na yan? Ha? Planado na yan, utos ni Judas ang pagmabalaura, bastos, kaya ganon sila, di ba? Mm. Tingnan nyo, compare na yung mga comment section namin dito, dyan sa comment section ninyo. Sino ngayon yung balaura at may sungay at buntok na nakatago, di ba? Mm. Wow, ano naman kayo, oy! Mm. Tagal ko nang hindi napanood kayo, Miss Nihais. Kaya nga po eh, tagal nyo nang hindi nakapasok dito, busy ba kayo? Thank you so much ha, planado na yan, ayan. Duwag kasi founder mo, thumbnail lang iyakan, magpakorte. Kala ko pa naman, may alas siya sa akin, kakasira sa akin tungkol sa amin ni Pao, huli pala tiklop din. Diba? Oh, total feeling founder ka kaya, pinapalit ka sa mukha ng founder mo na paborito kong i-thumbnail. Ayan, sabi ni Mars Rhea. So, may love shoutout po ng kapitana. Ayan, pakinggan natin yung ano. Pakinggan natin yung live ni Loray Loray kanina. Actually, doon sa ano niya, sa intro niya, wala naman masyadong ano pa. So, piliin natin yung doon sa part na medyo ako na yung tinitira niya. Mm. Grabe! Nangingibabaw ang kaingitan. Mm. Kita mo yan. Congratulations, team. Abot kamay. Alam mo, Loray-Loray, kami dito, pag nag-thumbnail kami, kung sino talaga yung bibirahin namin, yun talaga yung thumbnail namin. Ah, hindi kagaya ninyo dyan. Ah, thumbnail kayo, title kayo, tapos iba naman laman ng content nyo, mga inotel. Mm. Actually, hindi ko natapos reaction na nyo kahapon eh. Pero hayaan mo na yun. Mm. Channel ninyo, di ba? Ano? So, sabi niyo, ano, sabi niya, parang siya ngayon, nagpamayabang. Oo, malaki ang ano mo ngayon kasi nandiyan yung Hoy! Loray-Loray! Kahit magyabang ako, meron ako yung pagyabang. Ha? And take note, iba ang mayabang sa proud. Kung nagyayabang man ako dito, at least meron ako yung pagwayabang. Hindi ito, ano, hindi ito,
laway-laway lang na kagaya mo. Oh. Kumbaga nagsama-sama kayo dyan eh. Pero kahit nagsama-sama kayo dyan, ha? Latif, wala kaming pakilatif. Ay, wala kang pakialam. Yun yung sumasakit yung puso nyo, yung puso nyo, yung matris nyo, yung atay at balon-balunan nyo. Kasi lahat ng umalis dyan, sumama sa amin. Kasi expected ninyo na pag umalis dyan, eh wala na. Ha? Ngayon, nakita ninyo na yung mga umalis dyan, sumama dito sa amin, kaya sumakit yung mga atay, abdo, matris, ha? Bahay bata nyo, atay at balon-balunan nyo. Dahil sumama dito sa amin. Ay, abangan nyo bukas. Ay, iyak kayo. Kaya tibagin. Ah! Wala kami planong tibagin! Sino nagsabi sa yung tibagin na timabot kamay? Hindi namin titibagin yan. Eh, oh, wala kami ng kita, di ba? So, wala kami planong titibagin ng timabot kamay in your dreams, no? Wala kami planong titibagin ng timabot kamay kasi sabi mo nga, di ba, dyan kami kumikita. Oh. Ang timabot kamay. Mm. Okay? Mm. Ngayon? Sabihin mo, kami pala ang bayaran. Oo, totoo yan. Bayaran naman talaga kayo. Oh, masakit ba sa atay at balon-balunan na masabihan na bayaran kayo? Eh, paano naman yung sinabi nyo sa aking bayaran ako? Ha? Di ba? Sarap na sarap kayo doon. Inanam-nam-nam-nam nyo talaga yung sabing bayaran si Kapitana. O ngayon, pag ako nagsabi sa inyong bayaran, sumasakit ba ay bata nyo? Ha? Sumasakit atay at balon-balunan nyo? Oh, come on! Ha? Hindi namin titibagin, yes. Sabi ni Mars Rhea, huwag kayo, ha? Huwag kayo titibag. Mawawalan kami ng content. Wala kami planong titibagin ng timabot kamay. Kaya nga tinatama namin yung mga mali dyan eh. Kasi ayaw namin matibag yan. Kasi dyan kami nabubuhay. Oh. May prueba ka na kami isbayaran? Oh, balik ko sa'yo. Balik ko sa inyo. May prueba kayo na ako bayaran? Ha? Dahil ilang beses nung kinontent yan, may prueba kayo na ako bayaran? Ha? Ngayon, kung wala kayong mapapakita, eh di huwag sumakit yung atay at balon-balunan mo. Ha? Ngayon, kung hindi totoo nga, hindi kayo bayaran, di huwag sumakit atay at balon-balunan nyo. Ako nga sabi ko lang sa inyo, ilabas nyo yung patunay na bayaran ako. So wala kayo na ilabas na patunay, di ba? Ibig sabihin, fake news. O ngayon, ako yung sabi sa inyo, ah, may konbo akong pinakita na binabayaran talaga si AS26 at lahat kayo. As if naman kaya kayong bayaran ng sponsor na to. Oh my God, di ba? O ngayon, pag kayong sinabihan na bayaran sakit, sakit matris nyo, masakit bahay bata nyo, ah, ganun ba yun? Chase TV, mainit na hapon po sa lahat. Thank you so much. Ah, Arlene? Masakit bahay bata mo at tight balon-balunan mo kasama ng matres mo kasi sinabihan ko kayong bayaran? Mm. Ikaw yata pagkakalam natin, ikaw ang bayaran. Oh, come on. Oh, may pakita kang ebidensya. Ibalik ko din sa'yo. Ilabas mo ebidensya. At least ako nung sinabi ko yon, may basis, may konbo ako pinakita at may konbo ako binasihan na talagang binayaran kayo. Eh sa akin may pinakita kayo? Ha? May pinakita kayo ebidensya? Oh, come on. Look at it ka talaga, Leroy. Gaga kang boba, tanga. Napaka-inutil mong literal. Oh. Diba? Oo. Oh. Ano? Buti sana kung wala nakaka-background mo dyan. Oh, ano background ko? Ilabas! Ilabas! Dalawang taon na ako nagwawalwal dito. Ilabas ang background! Anong color yan? Red, white, and blue, rainbow? Ikaw ang bayaran, hindi ang mga nandito ang bayaran. Oh, ikaw, Ray. Kasama ka! Kasama ka sa binayaran! Oo! Kaya nga sabi mo, ah, dito sa akin, lalo na ako, kung may nagbibigay, pasasalamatan ko yan. O, di ba? Bayaran ka! Ah, bayaran ka! Oo, sabi ng, ano, sabi ng sponsor. Kasama ka sa binabayaran, sabi ng sponsor. Ay, ano, Loray, huwag ka na mag-part-time kasi ako na yung magbibigay sa'yo bilang bayad doon sa pamabalahura mo. Kaya galingan mo, ha? Mm, di ba, Loray? Dahil walang nagbabayad sa akin. Meron! Meron! Akala mo lang wala. Meron! Hmm. Ano? Bilisan mo. Time is good. Hmm. Ma'am Arlene, galit si Mama. Pinamumura ka. Galit na galit siya. Sa'yo sumilip lang. Mm. Si Mami sa'yo. Ano? Diba? Ano? Ayaw pa pa rin ipaano sa amin. Bakit hindi ko rin siya naaahintin yan eh. Inaalang-alang ko rin doon sa ano.
Hindi, oray-oray. Ha? Uto-uto lang talaga kayo. Wala kayong sariling pag-iisip. Wala kayong sariling paninindigan. Kaya kayo sumasang-ayon at kaya nyo sinusunod yung founder nyo. Hindi bilang respeto. Takot kayong masipa dyan. Yan yung totoo. Ha? Hindi nyo sinusunod dahil nirespeto nyo. Takot kayong masipa dyan. Kasi alam mo kung bakit, oray-oray. Kung totoo ang nirespeto mo yung founder na yan, dapat hindi mo yan sinichismis sa mga GC. Dapat hindi ka nagsasabi na hindi maganda tungkol sa kanya doon sa mga GC. Ha? Magpapatunay dyan yung mga kasamahan mo sa GC, ha? Na sinipa ka na puro ka chismis. So ngayon, kung totoo ang nirespeto mo yung founder nyo, hindi ka magsasalita, hindi mo ibabackfight yan, hindi mo ibabackstab yan. Ngayon, kaya nyo sinusunod yan dahil takot kayong masipa. Dahil may warning kayo, walang riribat ang magriribat sisipain sa community. Takot kayo, kaya hindi kayo nagribat nung time na yun. Kaya kung sabihin nirespeto, ha? Hindi ka nirespeto. Kasi kahit noon pa, na nandyan pa rin sa timabot kamay, ha? Binabackstop mo yung founder na yan, kung anong pinagsasabi mo sa founder nyo. Inutil ka. Takot ka lang talagang masipa dyan sa community ninyo. Ha? Huwag kang impokrita. Kasi once na masipa ka dyan, wala ka talagang pupuntahan. Diba? Kasi ang alam mo lang naman sa pagiging vlogger, magwalwal. Ha? Notel ka. Naging malapit sa akin. Hmm. Ang galing ni Jess, hinamon niya ang babaeng pakialamera. Kaya nga eh. Hi! Jess Abog na inutil na... isipin ko muna. Jess Abog na inutil na palamunin, batugan, di ba? Huwag mo sabihin, tawag dito, na narilto kami. Oh my God! Copycat ka dong! Ha? Copycat ka! Kasi ang alinya na yan, panis na yan, ha? Panis na yan. Dalawang taon nang ginagamit ng founder mo yan, ha? Tapos kinopikat mo para kunwari, ha? Magaling ka dyan. Kunwari, oh my God, ha? Saan kami na real talk? Hindi kami na real talk. Ngayon, kung i-insist ninyo na na-real talk kami ni Jess Sabog nyo, ibig sabihin kayong mga defender dyan, sa dalawang taon nyo dyan sa timabot kamay, wala kayong silbi, mga inutil kayo. Dahil hindi effective sa amin yung mga pinagwawalwal nyo. Ha? Mga inutil kami, ha? Copycat yan. Copycat. Wala kang sariling utak. Ha? Wala kang sariling utak. Kasi yung linya ng founder mo at tinuro sa'yo, kinopikat mo lang. Oh my God, saan kami banda na real talk? Ha? Paano kami na real talk? Ha? And FYI, wala kaming planong sapawan, wala kaming planong sabayan, at wala kaming planong magipag-compete dyan sa inyong charity organization or sa pag-charity ninyo. Ha? Kasi hindi kami dito charity vlogger or hindi kami dito charity organization. Wala kaming commitment na tumulong sa mga tao na nangangailangan. Kung tutulong man kami, voluntary from the heart. Ha? Kayo dyan sa ayaw at sa gusto ninyo, committed kayong magtulong, na tumulong. Sa ayaw at sa gusto nyo, kailangan nyo magpakita sa mga tao na tumutulong kayo para kunwari nagfa-function yung charity organization ninyo. Ngayon, kung hindi nyo yan gagawin, ang obligasyon nyo, responsibilidad nyo at commitment ninyo sa Team Abot Kamay Charity Organization, ha? Pwede kayong pwedeng mawalang visa yung permit ninyo kasi hindi naman ginagawa ang obligasyon ninyo. Kayo ang humingi ng pahintulot sa gobyerno para tumulong sa mga taong nangangailangan. Hindi ang gobyerno ang nag-appoint sa inyo or hindi ang gobyerno ang nagmando sa inyo para tumulong kayo sa mga taong nangangailangan. Kayo ang humingi ng pahintulot, kayo ang humingi ng pabor, kayo ang humingi ng permit sa gobyerno para tumulong sa mga taong nangangailangan. Ha? Remember, hindi kayo pinilit. Kayo ang may gusto niyan. Kaya sa ayaw at sa gusto nyo, gagawin nyo yung commitment nyo na yan. Gagawin nyo yung responsibilidad nyo na tumulong sa mga taong nangangailangan. Kaya huwag kayo magyabang. Huwag kayo magyabang kasi hindi kayo ninominate ng gobyerno. Hindi kayo ninominate na isa kayo sa mga napili para magtumulong sa mga taong nangangailangan. Remember,
Kayo ang humingi ng pahintulot sa gobyerno para tumulong. Walang pumilit sa inyo. Ha? Kaya huwag niyong gawing kompetisyon kung ano yung maginagawa niyo dyan dahil walang nakikipag-kumpit sa inyo. Ngayon, kung gusto niyo magkipag-kumpit sa pagtulong, huwag sa mga number. Ha? Nagkamali kayo ng hinamon. Kung gusto nyo maghamon, hamonin nyo yung mga kapwa nyo, charity vlogger. Kasi kami dito, ang obligasyon namin dito ay i-reaksyonan kayo. Ah? Ngayon, i-bash kayo kung meron kami nakikita na karapat-dapat i-bash dyan. Ah? Reactor kami dito, mga bobo, tatanga-tanga. Ah, ngayon, pinagmamalaki nyo, narinultok kami. Oh my God! Copycat yan, copycat. Matagal na yan, 2 taon na. Ha? 2 taon na. Ngayon, ha? Mas nakakahiya siguro kung itong hindi naman charity organization ay makipag-compete sa inyo at masapawan kayo. Oh my God, remember? Remember, lahat ng mga big sponsors na lumayas dyan sa inyo, ha? Andito, ha? Nagko-collab kami dito. Ha? Mga bobo tatanga-tanga. Di ba? Oh, sino ngayon ang na-real talk? Baka ako ang nakapag-real talk dyan sa inyo doon sa mga nakikita at nagiging comment ko doon sa occasion ninyo kasi parang mapuputok yung mga bahay bata nyo sa galit. Ha? Kayo yung na-real talk. Totoo yun. Na yung event nyo, linugaw. Totoo yun. Ha? Na yung venue ninyo, ha? Diyos ko, nagtutubig-tubig sa dumi ang mga kanal nyo. Totoo yun. Yun yung real talk. Doon kayo nagalit. Ha? Doon kayo nagalit kasi yun yung real talk na ang dumi-dumi ng venue nyo kasi nga squatter area. Di ba? Hindi nyo matanggap? Hindi nyo matanggap? Magyabang kayo. Magyabang kayo kung talagang kayabang-yabang. Oh my God! Ayaw niyo mabigyan ng reaction? Ayaw niyo makita kung ano yung mga hindi ka nais-nais? Pwes, isako niyo yung community niyo para walang mag-react dyan, ha? Bobo ka talaga, ha? Bobo ka talaga. Tuloy. Ay, excuse me. Worth it naman yung pakikialam ko, ha? Worth it naman yung pakikialam ko kasi may mga resulta. O tingnan mo, 4 na talent nyo lumayas dahil sa pakikialam ko. Tingnan nyo, yung mga big sponsors nyo lumayas dahil sa pakikialam ko. At dahil sa pakikialam ko, nagising sila sa katotohanan na merong mekos-mekos at hindi magandang pamamalakad dyan sa community ninyo. O diba? O, ito lang yung pakialam meron na talagang may ano, may tawag dito, may miyora. Ito lang yung pakalamera na may miyora. Di ba? Pahiya kayo. Kasi lahat ng pakikialam ko, success. Di ba na kuray? Lahat ng pakikialam ko na kuray, success. Grabe ni Lugaw talaga. Guess nila bangaw. Arlene, nasiraan ka na ng bait obsession niya sa katawan niya sobra. Oo, halos talian na niya yung buong katawan niya para lang mag-sexy daw siya. Oh my God, di ba? Mama Barbie, hello po. Ayan, Ma'am Shiel, alin yung Jay Sambog po, yung artista ni Banang na bakla. Di ba? Oh, tuloy, Arlene. Hindi ko ito matapos reaksyonan kasi kulangin tayo ng oras. Sinamon niya ang babaeng pakialamera. Kaya nga, tapos sasabihin niya na si Jess daw ang ano, nanguna. Hindi ba niya naisip? Yes! Diba? Siya naman talaga nanguna. Siya naman nanguna kasi, di ba, nagsalita eh. Ha, pwede naman siya nga doon sa sanabi ko nga about sa damit niya. It's natural dito sa social media, magkakaroon ko talaga ng bashing, magkakaroon ko talaga ng reactor. Di ba? Kasi hindi lahat ng tao dito mapipilis mo. Kahit feeling sexy ka na dyan, kahit feeling reyna ka na dyan sa suot mo, may mga tao talagang ayaw doon at hindi swak sa taste nila. So it's natural. So dahil pumatol siya, ha? At bukod doon sa pumatol siya, eh nagsalita pa siya, kinopycat pa niya yung linya ng founder. So gusto ko lang ipamukha sa kanya, ha? Gusto ko lang ipamukha sa kanya, huwag siya magyabang. Kasi nga ilang linggo pa lang siya dyan, wala pa siyang nagawa sa Team Abot Kamay, wala pa siyang napatunayan, akala mo kung sino na. Ha? Akala mo naman kung sino.
Panginoon na galing sa pamilyang may gintong kutsara sa bibig. Oh my God! Di ba? Natural lang yan kasi reactor ako, buzzer ako. What do you expect from me? What do you expect from me? Bubula-bulahin ko yung inuutel? Yung inuutel at palamunin ninyo ang, yung laruan? What do you expect from me? Bobo ka, Arlene, tatanga-tanga ka. Lahat ng kabubuhan sinalo mo. Ngayon, kung obsessed ka dyan, lamunin mo, isaksak mo sa atay, balon-balunan mo. Arlene, ang kayabangan mo sobra. Tama nga, sila para kang pitbull. Sira ulo ka, gaga ka talaga. Buisit ka, kinakalaban mo sa mga. Wala ka naman puwet. Isip. Ano? Na, ano? Yung event na yun, na-step mo kayo is, totoo na sabi ni ano ni Jess na hindi siya. Ay! Hindi porket hindi ka, bakit? Kung hindi ka, hindi ang ano doon, hindi ka yung, hindi ka star doon, para ka nalang babunjing-bunjing doon, imagine, talent ka ng team abot kamay, ikaw yung organizer ng event na yon, tapos pabunjing-bunjing ka ng event na yon, natural, nakita ko yon, ibigyan ko ng reaction, ngayon, ayaw mo pala mabigyan ng reaction, sana binalot mo yung katawan mo sa sako nung time ng event. Ha? Bobo! Ha? Boba! Diba? Bakit? Ha? Saan ka nakakita dito sa social media na walang nagre-reaction, walang nang babas sa'yo? Ha? Natural! Ha? Dahil sabi nga natin, hindi lahat ng tao mapi-please nyo at isa na ako doon. Hindi ako na-please doon sa suot ng artista nyo, ng talent nyo inutil, at batugan, palamunin. Magalit yan kung magalit yan. Yan ang nakikita ko dyan eh. Ah, yung ginigising ka lang para kumain, wala ka namang nilawa, wala ka namang napatunayan, wala ka namang talent na dinala dyan, wala ka namang achievement na pwede ipagyabang dyan. Oh, di pala mo nin, batugan, inutil. Oh, ngayon, yun yung nakita ko. Ah, yun yung observation ko. As a reactor, yun yung reaction ko. Bakit, Arlene? Ah, sabi ko nga sa'yo, Arlene, dito sa social media, walang exemption, bobo tanga. Walang exemption dito. Malas nyo lang. Malas mo lang talaga. Totoo na sabi ni ano ni Jess na hindi siya ang bida doon. Oh, bakit? Kailangan ba maging bida para maging sukot ka man lang ng daw kaya-aya lang naman? Ha? Kailangan ba maging bida? Ha, Arlene? Ito pa ha. Alam niyo yung ugali ninyo, umpisa pa lang talaga, pwera doon sa batch 1 yung si batch 1 Berador. Umpisa pa lang talaga sa parts 2, 3, and 4, yung mga ugali ninyo, na lahat ng kamalian, pilit yung pinagtatakpan. Lahat ng kamalian dyan, pilit yung pinagtatakpan. Pero at the end of the day, kayo lang din naman ang mandalait at mambalahura. Kaya dito kay Jess na to, dito sa inutil nyo na to, siguro sa lahat ng parts 1, 2, 3, and 4, ito lang yata yung hindi ko matanggap. ito lang yata hindi ko matanggap kasi nakita, oy, Arlene! Baka hindi mo alam, ha? Baka ikaw hindi mo kilala itong talent nyo. Baka hindi mo kilala ang background nito. Kaya huwag kang magmayabang dyan, ha? From parts 1, 2, and 3, 4, ganyan yung ugali ninyo. Lahat ng mga pagkakamali, pilit nyong tinatama, pilit nyong tinatakpan. Balang araw, ha? Pag wala na kayong pakinabang dyan, ha? Sa inutil ninyong mga laruan na yan, kayo lang din mismo ang mababalahura dyan. Ilalabas ko dito yung mga ipambabalahura nyo bandang uli. Para hindi na kayo mahirapan. Kasi mga tamad kayo eh. Ha? Mga tamad kayo. Mga wala kayong silbing mga defender. Diba? So ako maglalabas kung ano. Ha? Kung ano yung pagkataon yan. Ngayon kung hindi niya tanggapin, well, pretentious siya. Ngayon, kung magpakatotoo siya, hindi ito paninira dahil ito ang totoong pagkataon niya, yung ilalabas ko. Ngayon, kung matanggap nyo, tanggapin nyo kung sino siya at kung ano siya. Ha? Ito yung totoong pagkatao niya. Kung totoong mahal nyo yan, tanggapin nyo siya kung sino siya. Huwag nyong itago ang katotohanan. Huwag nyong pagtakpan yung mga kasinungalingan. Inuutil ka, Arlene. Hindi ka pa nadala? Ah, hindi pa kayo nadala dyan? This is not the first time. Ha? This is how many times? Meron ng tanga at bobo na tulad mo, Rolay Loray, na lukring na inutil. Ano, di ba? Arlene, abnormal ka gagawin. this is not the first time. This is for how many times? Hindi pa kayo nadala? Hindi niyo pa kilala si Kapitana? Para manggigil pa kayo? Oh my God! Kayo nga, kilala ko na kayo, kaya ang bilis niyong paikutin eh. Ang bilis niyong iprovoke eh. Ang bilis!
Ang bilis ilabas yung mga sungay at mga buntot nyo eh. Ha? Ako ninyo ko kilala? Lugi kayo. Ha? Lugi kayo kung hindi ako kilala. Ha? Diyos mio, magkasama na tayo dito ng ilang taon. Tonto kapag iapon. Ha? Matagal na tino, matagal na tayo na magkasama dito. Tonto kapag iapon. Ha? Mamatay si King. Ang pinupunto namin dito. Ano? Oh, excuse me. Kung may tanga dito, ikaw yung pinakatanga kasi nung nagsabog ng katangahan, sinalo mo lahat, hindi mo pala ako binigyan. Ang damot mo. Yung pamimintas mo yung sa ano niya, sa panamit, yung damit niya yun. Hoy! Opinion ko yun. Bakit ikaw, pinintasan mo nga yung nanay ko? Opinion mo din yan, okay lang. Ang sabi ko sana, ay madisgrasya ka din, ma-wheelchair ka. Pero maranasan mo umupo sa wheelchair. Opinion ko yun kasi hindi ako nagandahan doon sa suot niya. Ah, lalo na pinagyayabang nyo dyan na siya yung organizer. Ah, siya yung talent ng Timabot Kamay. Ngayon nakita ko yun yung atter niya. Hindi ako na-please doon. Opinion ko yun ngayon. Sumakit yung bahay bata mo kasi hindi mo matanggap yung opinion ko. Well, magpinti ka. Tanggapin mo na Luray, ang mainit at malagapak na bobo. In times, oh, diba? Madami ng times yun. Rolling TV Black, bigay lang shout out. Ha? Yung damit niya, pinintasan mo. Hindi ko type! Ano magagawa mo? Ikaw kung type mo, hindi type mo! Ay, ako hindi ko type. Snow, bigay lang shout out. Yung sinasabi mo, kami ang bobo at tanga? Bobo ka talaga, Ray. Tanga-tanga ka talaga, bobo ka talaga, ang tanga-tanga mo talaga, hindi mo alam yon, matagal na, ha? Sa bagay, hindi mo alam yon. Hindi mo talaga alam yon, tanga ka talaga, ang tanga-tanga mo, oh. Anong sabi mo? Eh, umahawak, hindi namin tinatanong sa iyo, ha? Hindi namin Hoy, hindi ko rin sinabi nung nagtanong kayo. Ay, hindi ko rin sinabi sa'yo. Sinabi ko lang yun para malaman nyo. Pero wala ako rin sinabi na, oy, nagtatanong kayo, ito yung sagot ko, ha? Oy, bobo, tatanga-tanga. Ha? Wala akong sinabi, nagtanong ka. Huwag kang assuming dahil wala akong sinabi na nagtanong ka sa akin. Ah, diba? Boba! Anong sa'yo to? Anong sabi mo? Ay, naranasan ko naman nag-organize ng ganito, yung ganyan na mga ano, mga events na namin pinatanong yan sa'yo. Sabi ni Luray, yung bunganga niya, yung bawa, yung bunganga niya, nag-kiwi, na may vanilang weights pa. Diyan mo talaga nakikita kung gaano sa kaigit. kahit ano yung mga naranasan mong nag-organize. Wala? Yes! I experience a lot of organizing the event. Ay, ikaw, Luray, ilang event ang na-organize mo? Gumaganyan-ganyan pa talaga yung katawan niya. Gumiwi-gumiwi pa yung bungangan. Saka ka-explain. Patuloy na hindi galing sa taxi early na yan. Na inihaw, di ba? Iwan ko saan galing to. O, saan yung mapinulot itong babaeng to? Kaya ang dami kong nakikita kasi observant ako yan, Luray. Hindi ka gayang inutil ka, bobo, tatanga-tanga ka, nagdidepensa ka dyan, wala kang alam sa mga pinagdidepensahan mo. A very observant ako. Ha? Nag-observant ako, nanonood ako, may three eye, may third eye. Pag kaya minsan hindi nyo nakikita yung mga nakikita ko, inutil ka. Siyempre, pagtatakpan mo kung ano yung mga nilariak kung hindi ka aya-aya. Kasi siyempre community mo yan eh. Or else, masipa ka dyan. Okay lang naman yung gamit niya, diba? Wala naman akong sinabi na gublas siya. Luray, wala akong sinabi na gublas siya or pangit. Hindi ko nagustuhan yung suot niya. And that is my personal choice,
may personal na opinion. Ah, kasi yun yung nakikita ko sa'yo, hindi ko nagustuhan. So, natural lang yun na mag-react ako. Eh, kung ayaw mo bigyan ng reaction, isako mo yung sige sa buong mo, itapon mo sa kabilang planeta. Bobo! Tanga-tanga ka! Oh. Eh, kung dyan sa community ninyo, eh, terno-terno kayo mag-isip, ma-please yung lahat. Well, not me. Not me. And besides, ah, I'm the number one buzzers here. Remember? Chismoso, sabihin pa niya na may close ka daw na nag-message sa kanya na hindi ano noon dito. Ano ni Jess, buti nga minam ka niya eh. Anong sabi niya, ma? Oh yes! Bakit? Nagalit ba ako? Oh hey, ay, Noray! Ah, hindi naman nakaka-proud na sabihin ka ng ma'am. I'm used to it. Hindi ako house sa tinatawag ng ma'am, Noray, Noray. I'm used to it. Ikaw pag tinawag yung Luray-Luray, tatalon ka sa tuwa, ha? Oh, sorry, I'm used to it, diba? Katotohan na lang sinasabi ng tana, kaya sakit na sakit sila, diba? Mm. Diba? Hindi ako excited, hindi ako ano nasabihan akong ma'am, because I'm used to it. Oh, diba sabi niya sa'yo? Hindi po ako ang bida yun. Ah, so ingat ka. Kasi gusto mo ma'am din sana itawag sa'yo. Wawa ka naman, Arlene. So sorry. Sorry, hindi para sa'yo yun. Kung gabi na yun. Ma'am, di narako sila po. Ma'am, siya na rin lang. Make a love shout out. Ma'am, di medyal. Hello po. Gang Marites de Moral. Hello. Alam mo, sa totoo lang yung edad ni, ano, ni Jess. Parang ano mo na rin yun? Anak mo na yun. Loray, Loray! Kani po, gasay mo ka ba? Hinti ko na inayambal na. Ah, dito sa Songmen, walang matanda, walang bata, walang lalaki, walang babae, walang bakla, walang tumboy. Pantay-pantay tayo dito. Ay, hindi porket kay edad siya ng anak ko, ano, lulunukin ko na lang. Lulunukin ko na lang. Ay, Noray, Noray. Ah, kung kayo dyan, kaya kayong diktahan. Kung kayo dyan, kaya kayong utusan. Kaya kayong pakiusapan. Well, sorry, not me. Ah, not me. Hmm. Pero anong ginagawa mo? Anong sabi mo sa amin? Oray, pwede ba? Pag nagsalita ka, huwag na yung ganyan-ganyan at sa yung pagkiwi-kiwi ng bunganga mo. Kasi ang nakikita ko sa'yo, inggit! Ha? Inggit ka talaga! Magsalita-salita ka lang, huwag na yung ganyan-ganyan at sa yung pagkiwi-kiwi ng bibig mo. Ganyan ba talaga magsalita to? Ha? Yung mga dating kasama ni Oray, ganyan ba talaga magsalita to? Yung magsalita siya, may bayan, may body language, may tapos yung pagkiwi-kiwi. Niya. So kung tingnan mo siya, ha? Ay, yung tingnan mo yung body language sa the way na magsalita siya, inggit yung lumalabas talaga, inggit talaga. Summer today, winter tomorrow. Isa lang yung attire niya, sabi ni Ford Agas, di ba? Yaw-yaw para si ayan, si Pitbull ako to. Ganyan ba talaga magsalita to? Yung gawin-gawin yung bibig niya, tapos may maganyan-ganyan. Kasi, Napakurang ganyan na simple lang. Ay, sabi ano? Mo, ano? Simple lang ang pagre-rebat namin. Ay, simple lang yun! Simple lang yun! Ah, simple lang yun! Actually, Luray, ah, kung kilala mo ako mula noon, naging pastors na timabot kamay, yung pinagsasabi ko, immune na nga kayo niyan eh. Ha? Kung tutusin yung mga sinabi ko doon kay Jess, immune na kayo dapat niyan eh. Dapat sabihin nyo, ay, si Jess, yan naman palagi sinasabi, wala naman bago eh. Immune na kami. Pero hindi. Yung sinabi ko, Diyos ko, napisa yung atay nyo, napisa yung abdo nyo, ha? Napisa yung atay yung bahay bata nyo, ha? Napisa yung matris nyo. Doon sa sinabi ko na kung isipin, hindi naman bago yun. Mantakin mo! Mantakin mo! Panglima na yung talent ng founder nyo. Panglima na yan. Oh, may bago ba akong sinabi? Ha? Yun pa rin naman. So, ibig sabihin, kung hindi kayo affected, at kung hindi totoo yun, at kung hindi tumagos, ha, sa mga kalamnan, ni Jess sa bugyon, hindi kayo magre-react. Ha? Hindi kayo magre-react. Pero ano nangyari? Ano mangyari? Nagigil ka. O, tapos sabihin mo, ha, sabihin mo, ako yung gigil dito. Nakakita ro, demonstrated ng matris. Itsura na hihira na malaway ang muna facial expression nila. Ah, pag ina yung facial expression nila. Kiwa left the group na. Guwapa, patula, number one niya si Pitbull. Ah. Wait lang.
nagpaalam si Madam, lalabas siya. So, buksan natin yung pinto. Nagising si Maymay. Pag nagising si Maymay, mag-ian tayo. Nag-i-enjoy talaga ako ito kay Lulay Oray Ribatan. Tuloy. Simple lang ang pagre-repat namin. Pagre-repat ko, sabi mo, pinatulan. Yes! Simple lang yon. Wala namang pinagbago eh. Ha? May nagbago ba doon sa paribat ko? Eh, mula naman bats 2, 3, and 4, yun naman, yun na yung way, yun na yung way ng ribat ko. May bago ba doon? Eh, bakit gigil na gigil kayo? Luray, Luray, anong bats 2, 3, 4, tulog ka ba? Ngayon ka lang ba nagising? At parang ngayon mo lang nalaman. Ay, wait lang, sino yung nag-comment? No, si Jose Atapang, oo nga. Matapang talaga to, walang may atras ito. Miss ka na kasi, alam mo ba, lahat na lang na pumapasok dito sa ni Mami Merlin, hahawakan ni Mami Merlin, andyan, kalkalera ka kasi. Oh, ang tanong ko sa iyo, Luray, Luray, ano ang naitulong mo? Ano ang nagawa mo sa lahat na naging talent ng founder ninyo? Ano ang naitulong mo? Ano ang nagawa mo? May na-save ka ba kahit isa? Ah, wala. Kasi inutil ka, bobo ka, tatanga-tanga ka, di ba? Ha? Ah, sa lahat na naging alaga ng founder mo, ha? Ah, may na-save ka kahit isa? Wala. May naitulong ka? Wala. May nagawa ka? Wala. Ibig sabihin, wala kang silbi. Ha? Wala kang silbi na defender. Inutil ka. Bobo, tatanga-tanga ka kasi. O, oh, yan. Pitbull. Mauro Doro, Maranang, Miguel Love shoutout. Cherish Vlog, Mamita Fantasy, Miguel Love shoutout. Luray, Luray. Ha? Proud ka pa yan? Proud ka pa talaga ang ipamalita dyan na sa lahat na naging talent ng Mami Marley mo, ha? Lahat yun. Ha? Anong nagawa mo? May naitulong ka? Ha? May naisalbar ka man ang bakit isa? Wala. Lahat yun nakuha ko. Lahat yun nakuha ko, Luray, Luray. At yan ang sinasakit ng bahay bata mo. Yan ang kinasasakit ng bahay bata mo. Kasi wala kang silbi. Wala kang nagawa. Kasi inutil ka. Ha? Kung kalkalera man ako, ikaw ano ka? Ano daw siya? Dal-dalera. Oo, laway-laway lang. At least ako, sinasamahan ko ng effort. Sinasamahan ko ng pagre-research. Sinasamahan ko ng katotohanan. Ay, ikaw, laway-laway lang. Wala kang silbi. Inutil ka kasi. Bobo ka na. Ha? Bobo ka na. Tatanga-tanga ka pa. Kaya sa lahat na naging talent ng Mami Marlene mo, wala ka malang naisalbar. Wala ka malang naitulong kasi inutil ka. Diba? Number one kasi number one yan. Magsulsul sa founder niya. Kaya nagkagulo-gulo. Ha? Ikaw pa nga nagsabi kay Dindo, sige Dindo, lumayas ka dyan. Kasi wala ano yan, ang saba na ugali ng founder na yan, kaya Dindo, lumayas ka dyan. Mami, maniwala ka sa akin. Sabi ni ganito, ayan, mukhang pera ka daw. Pero ang totoo siya, nagsabi niyan, correct, di ba? Natawa ko sabay. Ha? Yan talaga yung ikinasasakit ng bahay bata niya. Kasi sa lahat ng talent ng Mami Marley niya, wala man lang siya na isalbar kahit isa. Ah, so proud ka pa niyan, Luray, Luray, proud ka pa talagang ipamalita diyan. Ah, no, wala ka talagang silbi, inutil ka, bobo ka, tatanga-tanga ka. Wala kang silbi, inutil ka. Magpakamatay ka na, magbigti ka na lang, wala kang silbi diyan. Kalera ka kasi. No. Ano sinasabi mo? At least, worth it. Yung pagkakalera ko, nakuha ko lahat. Eh, ikaw, anong nagawa mo? Ha? Yes. Batugan, inutil. Ano pa yun? Ah, batugan, inutil talaga. Ha? Batugan, inutil talaga. Kumakain na yung iba dyan. Nasaan si Baby Jess? Andoon, tunog pa. Gisingin para kumain. Batugan, inutil. Palamunin. Palamunin? Oo. Oh. Ha? Go. Yes. Yung mga nandiyan naman sa kasama mo, ha? Mas malalamang mga nandiyan sa... Hoy, inutil! Bobo, tatanga-tanga! Ha? Didipirahin mo yung mga samahan ko! Eh, dipirahin mo sila! Bakit sila kasali dito? Ha? Ay, yung jisabog na lang naman yung tina-content ko dito. Ngayon, ha? Kung nakita mo mga inutil at palamunin itong mga samahan ko, tirahin mo!
Tirahin mo! Ah, in-hotel ka, bobo, tatanga-tanga ka. Kasama mo dyan ngayon, sila ang mga palamunil. Oo, oh, ay, tirahin mo! Ah, ako dito kasi, ah, si Jess Abog yung tinitira ko dito. Ngayon, kung nakita mo yung kasamahan ko ng mga palamunil, tirahin mo! Mga batugan, at least itong taong na to, ano, ano? Si Soriano, ano? Meron siyang... Ah, sigurado ka? Kilala mo ba yan? Kilala mo background yan? Sigurado, nag-research ka? Ha, Loray? Sigurado, nag-research ka? Ha? Pinagkikitaan siya. Hindi siya umaasa. Oo, oh, oh, pinagkikitaan siya. May pinagkikitaan siya. Andiyan yung sponsor natin. Mabot ka may marami, oh. Oh, nung nag-welcome, ano sila, nung anniversary, pinakilala siya. Alaki ng kilita niya. Diba? Alaki ng pinera niya. O ngayon, Nanino, sabihin mo na naman sa mga sponsor, huwag mo kasing silawin ng pera. O ganyan kayo. Ngayon, alaki nung na pera niya. Ha? Gagaya nung nangyari doon sa mga ibang talent na pumunta dyan. Alaki nung na pera. Ha? Parang pinipicture out ko na. Pagdating ng araw na lumaya si Jess sa Bugyan, ha? Ano na rin na yan? Isusumbat nyo rin lahat ng kapirahan na yan. Diba? O, silawin nyo ng kapirahan. I-bribe nyo ng kapirahan. Kasi balang araw, isusumbat nyo na rin yan. Tested and proven. Ha? Tested and proven. O, diba? O, mamesi din na, Miguel, love shoutout. Pitbull, kawawa ka na. Kilala mo ang pagkatao itong tao na to. Ah, bakit ikaw kilala mo? At least ako nag-research ako. And, Noray, may mga tao akong connected sa na nagpapakilala kung ano si ang pagkataon niyan. Ha? May mga connection ako. Oh, di ba? Remember? Remember? This is not the first time. And this is for many, many, many times. Hmm? Tapos, alam mo ang sinabi, kay tinanong ko kay Mami, nagtakang na si Mami, sabi ko, Mami, alam mo sinabi ni ano, sabi ko, may sinasabi pa siya kahapon eh. Ano? Ano? Makalaan yata ba yun? Ah. Nung nakaraan gabi. Ano? Yung sabi niya na lang hingi daw. Ano? Si Jess Soriano ng ano? Na ano? Ng tulong para maipalibing yung mama niya sa magandang libingan. Tignan mo, saan mo na kukuha iyaan? Puro fake news ka para may... Bobo! Bobo! Tanga! Inutil! Bobo! Tanga! Inutil! Defender ka! Nagdi-defend ka dyan sa tao na yan, hindi ka muna nag-research kung ano ba yung mga nakaraan yan. Bobo tanga, inutil ka. Naka-post yun sa Facebook niya. Ha? Naka-public post yun. Ngayon, tingnan mo yan sa community ko. Ha? Paano mo nasabing fake news? Loray, ha? Huwag kang tutulog-tulog sa kangkungan na inutil na bobo tatanga ka. Ha? Huwag kang tutulog-tulog sa kangkungan. Ha? At bago ka mag-dependent dyan, at bago ka mag-react-react dyan, make sure na may hawak kang ebidensya para ibato dito sa akin. Inutil ka, bobo, tatanga-tanga ka. Ngayon, ikaw pala ang walang alam. Ha? Walang alam. Ha? Inutil ka. Nagdi-defender-defender ka dyan, wala kang alam. Ha? Inutil ka. Ha? Ngayon, isampal ko sa bungi-bungi mo, yung post ko sa community, basahin mo nun. Basahin mo doon. Inutil ka. Ha? Lahat ng kainutilan at kabubuhan nandiyan na sa'yo. Ha? Wala ka talagang silbi na klase ng defender. Inutil ka talaga na klase ng defender. Wala ka talagang silbi. Ayan. Puro fake news ka para may masabi. Ikaw yan. Okay? Ikaw yung i-fake news. Ngayon, ha? Sampal mo sa pagmumukha mo yung copy ko dito. Gusto mo send ko sa'yo. Ha? Sabihin mo dyan sa Jessa Pug ninyo na inutil, palamunin at batugan. Magpakatotoo siya sa inyo. Ha? Magpakatotoo siya sa inyo. At dapat, bago mo sinabi dyan, ha? Narinig mo pala. Narinig mo yan noong nakaraang gabi na sinabi ko. Dapat lang tanong ka kay Jess, ha? Kay Jess Sabog. Tinanong mo sana yung sabog-sabog ng alaga na yan. Kung, ay, totoo ba to? Nasabi ni Kapitanga, anangi ka daw. Eh, di sana nalaman mo kung ano yung totoong isasagot sa inyo ng sabog-sabog ng alaga. Ha? Ngayon, kung hindi niya inamin, well, sabihin mo magpakatotoo sa sarili niya. Inutil ka, Arlene. Inutil ka talaga. Wala kang silbi na defender. Sa totoo lang. Bagay sa'yo, isako eh. Tapon sa kabilang planeta. Pama kang tungaw sa sarili. Walang hiya. Hilig, mahilig mo nila. Fake news daw ako. Ay, nakakahiya na lang. Ayan. Diba? Defender ka.
defender ka, may plano ka mag-rebat sa akin, narinig mo na karang gabi na sinabi ko yan, eh di sana tinanong mo, ha, yung sabog-sabog ng alaga, ha, kung totoo o hindi. Eh di sana may rebat ka sa akin ngayon. Sabihan mo kung fake news, inutil nga Arlene, sa lahat ng pagka-inutil at bobo, ikaw ang pinaka-inutil at bobo. Puro fake news ka, parang masabi ka lang sa live mo. Utok-utok din. Ouch! Lang mga... Hindi utok-utok yung mga viewers ko dito kasi totoo yung sinasabi ko, may basis, may preba ako bago ako magsalita dito. Inutil ka. Ikaw, inuuto-uto mo yung mga viewers mo. Ha? Inuuto-uto mo yung viewers mo. Kunwari, ha? Defender ka, pero wala ka namang utak, wala kang alam. Ha? Binibiktima mo yung mga viewers mo dyan. Inutil ka, Arlene. Sa lahat ng inutil, ikaw ang pinaka-inutil. Yung sabihin mo kami ang uto-uto dito, yung mga comment. Uto-uto ka talaga, Arlene. Uto-uto ka talaga dahil takot ka, masipa dyan sa community ninyo. Uto-uto ka talaga. Tanggapin mo yan sa sarili mong uto-uto ka talaga dahil takot ka masipa sa community. Dahil alam mo, pag sinipa ka dyan, wala kang mapupuntahan. Ito namin ang uto-uto. Kaya ikaw ang nang-uuto sa mga nandiyan sa mo. At ikaw kanyap, ha? Okay na, ma. Ma-friend niya, pinura ka dito. Okay na, ma. Ay, inutil ka, sabihin mo, ha, na pinapatulan ko yung comment section na ikaw, anong ginagawa mo kay ma-friend niya? Ha? Hindi naman yung bastos ang comment ni ma-friend niya. Hindi naman mabalahura yun. Opinion niya yun. Ha? Baka hindi mo naintindihan yung sinabi ni ma-friend niya. English kasi ma-friend niya. Nanuna. Ha? Ma-Emily Blantong, may galap shout out. Ayan, maraming na rin may magliwan, hello. Yung comment ni Ma'am Franyap, wala pong mababalahura doon, walang masama doon. Opinion niya yon. O ngayon, ha, sabihin mo, ha, pinapatulan ko dito pati comment section, na ikaw na ginagawa mo. O, ano ibig sabihin ng okinam? Kung ako ka mag-anak ni Arlene, nako, na ito, nako. Niting na. Hindi ko na umasa. Alam, minumura ka niya. Maring niya. Si ano daw? Si Ma'am Franyap yun. Maring Lady May. Si Ma'am Franyap yung sinasabihan niya ng ano yung okinam? Ano yung okinam? O, sige. Galit na galit sa kay Ma'am Franyap. Naril talk ka ni Ma'am Franyap? O baka hindi mo na naintindihan yung sinabi ni Ma'am Franyap. Okinam. Inahaman kita. Hindi kita inaano dito. Never kitang bilanggit, ha? Pero ano pinag-aano? Hoy! Lulay-lulay na inutil, bobo, tatanga-tanga. Baka nakalimutan mo. Ha? Live streamer ka. Nag-host ka dyan. Natural! Natural! May magbibigay ng reaction dyan sa channel mo. Lalong-lalo na sa'yo kung ano yung mga kinokontent mo. Ngayon, kung ayaw mo bigyan ng reaction at mabas, isako mo yung sarili mo, itali mo, itapon mo sa gitna ng dagat, inuutil kang bobo ka. Ha? Ayaw mo bigyan ng reaction? Ano ka? Entitled? Exempted? Bobo na tanga-tanga to? Okay na, mura yan. Oh, gaga kung sino ang personal na nira. Ang nga, diba? Food daw. Ibig sabihin po ng okinam. B.I.? Oh my God! Ha, Loray! Ako dito, matalim ako magsalita ng bubuli ako, I admit. Kasi yan ang way ng pagre-rebat ko. Sabihin natin salita ako ng bobo, tanga, but never ako nag-PI, guys. From Mamig's time. From Mamig's time, never ako nag-PI. Oh my God. Daloy. Pero ano pinag-aanahan mo sa akin? Bakit ang laki ng galit mo sa akin, ha? Oy, hindi galit yun, Loray. Napaka, ano ninyo, no? Ang grabe kayo, no? Yung mga napaka-advance ng pag-iisip ninyo. Yung, binibigyan nyo ng conclusion, yung mga bagay-bagay na hindi naman yun. Ha? Oy! Anong sabi mo nga laki ng galit yung mga friend niya sa'yo? Ha? Hindi mo pwedeng magbigay lang ng opinion? Ha? Akala ko ba matanda ka? Ang gaserang palaka ka? Oy, ang gaserang palaka. Nilait si Ma'am Rania. Oh my God, Arlene. I-compare mo naman ang sarili mo sa sarili ni Ma'am Rania. Oh my God. Oh my God. Lasing ka ba? Nakainom ka bahal? Ano inom mo to ba? Bahal? Tanduay, whiskey, ano?
Grabe yung alam mo sa akin. Hindi kita pinakikilaman. Dahil nung nandito ka sa team abot kamay, rinespeto. Ito na naman siya guys, sabi niya. Dati nung nandito ka sa team abot kamay. Ganyan talaga. Upang ganyan talaga yung salita. Dati nung nandito ka sa team abot kamay, hindi kita inaano. Pero ano ngayon? Ang ano nangyayari sa iyo? Yung bunganga niya. Yung bunganga niya. Yung bang wiki-wiki pa. Gusto rin bang ano, makalatkat ang pangalan mo sa social media? Kalat ka rin mo. No problem. Kalat ka rin mo, Arlene. Walang pumipigil sa'yo. You have all the rights to do that. You have all the rights to do that. But of course, be ready for the consequences. Be ready for the consequences. You have all the rights to do that. Walang pumipigil sa'yo. Go! Go, 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 Arlene! Go, go, go! Jayo, jayo, jayo! Oh. Grabe ka! Hindi kita pinakikialaman ha. Ikaw ang mag-shut up, ikaw ang mag-zipper. Hoy, sipiran mo bunganga, kung gusto mo. Who you? Who you na utusan si Ma'am Franya kay sipiran yung bunganga niya? Ha? Freedom of speech yun ni Ma'am Franya na mag-comment or magbigay ng opinion and reaction niya based sa kung ano yung nakikita niya dyan sa mga live streaming ninyo. Ha? Everybody have freedom of speech. Everybody have freedom. Ha? Nakalimutan ko na visit ka. Ha? Sino ka para utusan si Ma'am Franya na si Pira niya baba niya? Imo baba si Piri ay ang kiwi-kiwi niya mga bungi mo galing ang ginawa na ha? Ha? Si Piri ng baba mo na ang kiwi-kiwi na ang imo na bungi ka ang ginawa na ha? Di puga ka? Nagwa na yung akon niya. Ano? Nagwa na yung akon niya. Oh, Ma'am Mr. Juan Miguel, ang shoutout po. May ambag ba siya noon sa tanong, di ba? Si Piran na ni Ma'am Ranyap, yung bibig niya. Who are you? Who you? Who you to judge? Who you to declare? Who you to ano? To mag-utos-utos? Yung bunganga, masipiran mo kayang bungi mo, ginawa na ako, di puga ka. Hoy, kung ayaw mo mabigyan ng komento, ayaw mo mabigyan ng reaksyon, isakom yung sarili mo, talian mo, itapon mo sa gitna ng dagat, di puga ka. Lahat kayo dyan sa timapot kamay, feeling entitled kayo, feeling nyo accepted kayo sa lahat ng mga bashing, sa lahat ng mga criticism, sa lahat ng mga reaksyon, di puga ka. Nag-live streamer ka pa. Actually, you're not a blogger, you know? You're just a live streamer. Ha? Nag-live streamer ka ba dyan tapos hindi ka gusto makomentaran? Di puga ka. Bakit minura ka ba ni Ma'am Franya? Naglabas lang si Ma'am Franya na opinion. Kaganda-ganda na opinion ni Ma'am Franya kung intindihin mo yon. Ha? Baka makuha mo pa kung ano yung pinupunto na doon. Inutil ka. Ha? Para utusan mo isang tao na sipiran yung bunganga niya na high blood yung matris ko. Di puga. Shout out sa inyo, may matris pa ka muda. Ako matris na naiblad na, oh. Sinabi yan si Ma'am Franyap na kulubot na, oh. Hindi shout out sa inyo kung hindi pa yan kulubot. Sa bunganga. Pagsabi niya ng bunganga kay Ma'am Franyap, sabi niya bunganga. Kasi naalala niya, bungi pala ako. Sabi niya, bunganga mo. Ay, bungi pala ako. Oh my God! Tayong Ilocano. Pero si Kadeke Ilocano nga awan babain na. Si Kadeke Ilocano nga bakbakitan awan iti. Kampina. Ano daw? Kampiam. Ano? Ano yan? Ano yan? Iti? Ano? Mali. Mo. Ah, mani mo, malaki. Ah, oo. Given na yan. Malaki daw mani niya. Mali daw niya, malaki. Ano po, gato sa Dora Ryan? Ano po, gato bigyan ng reaksyon, no? Laura Dionisio, thank you sa pagdamsa. Nanay Laura Dionisio, MLSO. Ate Elsie, good morning from... Bilisan mo, wala nang greet-greet, ah. Nainggit na naman. Sino na yung get? Akala mo, napaka-ano mo rin, no? Sino na yung get? Pinakitan mo. Iti? Ano?
mali. Ah, mani mo, malaki. Sige na, ikaw na kasi. Ano si Laura Genesio, thank you sa pagtansa. Nanay Laura Genesio, MLSO. Malaki daw po yung mali niya. Good morning, Fra. Yung mali talaga, hindi talaga mawawala. Na naman si Kapitana, pati pa na namin, yes, kailangan pansinin. Wala na pang mas masabi. Hi! Ako nang get! Oh, come on! Kaya yung gitan ko yung damit niya, mapunjing-bunjing. Oh my God! Wala na ba kayong alam ko nang get? Yan na lang ba yung alam niyo na word sa encyclopedia? Yung inget? Kawawa naman itong mga takatip. Abot kamay na to. yung mani niya pong get. Ay, papa, ano maganda? Siya na magdala ng damit. Wala nga eh. No need to nabanggit. Ay! Kahit hindi ako maganda magdala ng damit, okay lang yan. Kasi dito lang naman ako nagkukuskos, lang naman ako ng kubeta. Hindi naman ako nag-organize ng event dito. At saka hindi naman ako talent ng isang community. Kaya okay lang, hindi ako magdala maganda, magdala ng damit. Kahit nagkukuskos, lang naman ako ng kubeta dito. Don't you worry. In name. Yes po. Ano? This is ano, yun ang sinabi sa akin ni Mami. Ano? Kagabi. Ano sabi niya sa iyo? Katagal kami nag-usap kasi may tinanong siya sa akin kagabi ni Mami. Ano daw? Tapos yun, napakwentuhan kami ng dalawa. Ano sabi ng, ano tinanong ni Mami mo sa iyo? Arlene, totoo ba? Malaki yung mani mo. Yun. Ah, nako. Tingnan niyo yung itsura niya. Daw ano wala daw ang baba yun daw ipot-iputan sa manok wala kita yung ipot-iputan sa manok. Ano niya sabi ni Lori Ramos sa lay biyo misaw pag namatay ka daw sa oven daw punta mo eh at least oven social eh siya pag namatay siya talaga diretso siya sa impyerno. Mauna muna siya. Ganyan na ba talaga kayo ka Ganyan na ba talaga kayo ka-disperate? Na pag nag-comment kayo, ganyan na yung mga comment ninyo. Oh, kawawa mga nila lang to. Mga talunan. Oh my God. Sa akin kagabi ni Manis, kaka-uwi lang nila galing saan. Tapos nagsamukupit sa daw yata sila ulit. Kasi ano sabi ko, gano'n sabi ko. Okay ba? Ito mo talaga makita talaga mapait si Jess. Tapos sasabihin. Ay, naku! Yung word na mabait na narinig ko na yan for how many times? Hindi na bago yan. Immune na kami dyan, Loray. Ha? Ay, si ganito, mabait talaga yan. Mahal talaga niya si Mami. Oo. Nirespeto niya talaga si Mami. O, pagkasunod na naman. Ay, mabait talaga ito. Oo, hindi talaga ito iwanan si Mami. Napakabait na bata ito. O, tapos na lang pagkasunod. Ay, mabait ito. O, mahal na mahal ito si Mami. Hindi ito iwanan si Mami. Napakarespeto ng batang ito. O, Loray, immune na kami dyan. Wala nang bago. Ha? Ibahin nyo naman yung script nyo para exciting naman. Oh my God! Ha? Sasabihin nila na walang talent. Nanawagan si founder sa live yung isaw. Ngayon, huwag daw kalimutan birthday ni Miguel bukas. Nanlimos na naman si founder. Ha? Nanlimos na naman si founder. Oh, sige. Di ba ganyan din ang mga sinasabi nyo lahat ng mga walang talent? Oh, di ba? Oy, founder, katatapos lang ng big event nyo. Oh, that is month of April. Oh, sabihin natin, sahod nila yun for the month of March. Oy, founder, sa katapusan pa ulit magsahod yung mga lipores mo. Ay, no-tell ka. Ha? Sa katapusan pa ulit sila magsahod kasi yung binigay nila dyan sa pledges mo for the month of April na event nyo. That is their salary for last month of March. Oh, ngayon, sa katapusan pa sila magsahod. Ngayon na nilawagan ka na naman na birthday na naman ni Miguel bukas. Oh my God. Ano kala mo niya sa mga OFW mo? Mga ATM card? Ah, na-withdraw lang pag kailangan? Diba? Ngayon kanya na naman sasabihin niya dito sa tao na to. Diba? Founder ka. O marami ka pa namang nahupit doon sa anniversary niyo. Handaan mo na. Huwag ka naman nawagan. Ha? Ipakita mo kupitaha kung saan mo narinig. Ha? Ano? Sabihin mo kung saan mo narinig yung sinasabi mo na ano, nanghingi si Jess ng ano, ng tulong. Oy, inutil ka talaga, Loray. Ipakita ko na kung saan ko daw narinig yung humingi si Jess ng tulong nung namatay yung nanay niya. Inutil ka talaga, Loray. Sa lahat ng inutil, ikaw ang pinaka-inutil. Bobo at tanga-tanga ka talaga. Ha? Defender ka dyan? Plano mo mag-rebat sa akin ngayong araw? Hindi mo malang piniparahan, ha? Hindi ka malang nag-prepare, nag-research, ha? Kung saan ko ba kukunin yung pang-rebat kay Kapitana.
Ha? Tapos ngayon ito, saan mo ako, saan kong kunin, saan ko narinig? Bobo ka, tatanga-tanga ka. Ibig sabihin, hindi mo kinilala yung sabog-sabog nyo. Ha? Hindi mo kinilala ngayon. Ha? Isampal ko sa pagmumukha mo. Isampal ko sa mga bungi mo. Tingnan mo sa community ko doon. Ha? Lamunin mo, prituhin mo, adubuhin mo, litsunin mo. Ha? Yung post ni sabog-sabog doon para mapatunayan mo na totoo yung sinasabi ko. Inutil ka. Inutil ka. Ha? Bobo, tatanga-tanga ka. Mm. Saan mo daw nakuha? Saan mo daw nakuha? Ay, uray, uray. Ha? Huwag kang tutulong-tulong sa kambungan. Inutil ka. Ang tamad-tamad mong klaseng defender. Ha? Wala kang selfie na klase ng defender. Ang tamad-tamad mo. Inutil kang bobong tatanga-tanga ka. Ha? Next time, magtrabaho ka, ha? Ha? Ano mo yung obligasyon mo? Kung defender ka, di ba? Gawin mo yung obligasyon mo, magtrabaho ka maayos. Ha? Inutil ka, inutil ka, inutil ka. Mm. Oy, Jess, ano yung chismis mo sa GC na Jess Love Team na mabaho ang paligid ng ta? Bumabanat ka ng palihim. Ay, alam mo, hindi na yan. Sanay na yan. Kasi, Diyos ko, mas malala pa yung tinitirahan niya doon. Mas malala pa yung tinitirahan niya. Mm-hmm. Si Kapitana, maingit. Ala, Loring, ha? Kahit sino, anong bagay, wala dapat sa inyo kaingitan. Yan ang alam nila, mami, na word sa encyclopedia. Ingit. Mm. Para maipaano, para maipaliping yung nanay niya ng... Mm. Sabi niya, para maipaliping yung nanay niyang... galit na galit. Ay, Loray, kawa. Alam mo, Loray, naawa ako sa'yo. Naawa ako sa'yo. Oh my God. Ha? Nagdi-defend-defend ka dyan. Wala kang alam. Wala kang utak. Bobo, tatanga-tanga ka. Ha? Tapos mag-defend-defend ka dyan. Ay, Diyos ko, ginigisa mo yung sarili mo sa sarili mo mantika. Inutil ka talaga. Mm. May paliping yung nanay niya. Mm. Alam mo, ang galing mo kumano ng ano, ng mga kwento ba? Hi! Sino sa atin magaling gumawa ng kwento, Loray Loray? Kaya nga sinisipa ka sa mga GC mo dati eh. Ha? Ako, Loray Loray, mula mamix pa. Walang sumisipa sa akin sa GC. Ako ba gusto ko mag-live, mag-live ako. Pero walang sumisipa. Hindi ka ngaya mo. Sinisipa ka sa mga GC kasi sinungaling ka, Marites ka, ang hilig mo gumagawa ng kwento. Kaya huwag mo ibato sa akin yan. Kasi ako bawat content ko, I make sure na meron akong hawak na basis. Ha? Ngayon, kung totoo man yan o hindi, importante may pinagbabasihan ako sa kino-content ko. Bobo, tanga ka. Mm. Ikaw higat, ha? Kasi anuhin mo lang yung ano, yung kaso mo. Kumbar sa kaya naman na natin yan. Ano naman yan eh, anuhin mo kami, tanggil mo kami ng ita. Bakit? Gusto mo magkakaso rin? Gusto mo rin magkakaso? Ingat ka? Ginagawa nito na kaming punutan. Natatawa na lang kami sa inyo. Oo. Oh, talaga ba natatawa ka o gigil na gigil ka? Kaya pala nga po na halos mamatay-matay ka sa gigil. Hoy, founder, ikaw na ang dapat ang magbigay kasi ikaw yon ang founder. Halos inaabuso mo mga supporter mo, founder. Correct ka dyan, Snow. Ha? Yung ano, event nila, last April, ano yun? Anong nag-start yun? 4, 5, 6, 7? Ha? Sweldo yun ng March. O ngayong April, sa katapusan na naman sila magsahod. Kasi hingi ka na naman ng birthday ni Miguel, hindi mo kayang handaan yan. Bakit kailangan mo ng bonggang-bonggang birthday? Ha? Kaya kailangan mo talaga mag-announce, manawagan? Ha? Hudas, bobo, tanga, tinutil ka. Lori Ramos. Ayaan si Lori Ramos, mauna yan sa akin. Baka bukas makalawa, eh, untay na buol na. Oo, untay na yung buol niya. Oo, nagtiskog-tiskog na siya. Alam niya siguro, na porket, ano, umalis na yung, ano, yung no. Baro na yan dito sa amin, ha? No. Wala na, pag-iiyakan kami, pero hindi. Hay, umiiyak talaga kayo! Umiiyak kayo, ikaw mo eh. Wala ka naman luha, umiiyak ka. Umiiyak kayo! Ha? Ang matakin mo si Angie Buro, ilang buwan hindi baka move on. Minahal kita! Sinuportahan kita! Itinuring kitang tunay na anak. Tapos ano, hindi baka move on. Sabi niya na, alam niyo, umiiyak kayo! Umiiyak talaga kayo, lalo na yung founder nyo. Umiiyak na ngayayat, di ba? Oo, kaya... Yung mga ginagawa nyo ngayon kay sabog-sabog na yan, gagawin nyo rin yan doon sa mga dati ninyong naging kasama dyan. Ha? Gagawin nyo rin yan, yung pagmamahal, suporta, lahat ng binigay nyo dyan, isusumbat nyo rin yan.
Ayun, kung makapal mukha niya, hindi niya ibabalik. Eh, di makapal talang mukha niya. Eh, si Ram Castillo, binalik niya. Nandito, oh, sobrang saya namin. Diba? Talaga ba? Masaya ka, kaya pala umiyak ka. Ha? Kaya pala gigil na gigil ka kasi masaya kayo. Oh, di ba? Lalo at meron ano, chest na dumating na. Mabalian McDonald's, yun lang po. Dumating community. Ha? Sabi nga ni ano, karinig yun naman siguro yung kwento ni Maring Annabelle, di ba? Sa kwento ni Maring Annabelle na lang, di ba? Oo. Kasi sila ang ano, sila ang nakakasama yung bata doon, di ba? Eh, ikaw kasi hindi mo nakasama, kaya tatanga-tanga ka, bobo ka, mag-depend-depend ka dyan, wala kang alam. Ha? Wala kang alam, dapat inalam mo muna yung pang-rebat mo sa akin, dapat inalam mo muna, tinanong mo muna yung sabog-sabog nyo, pinakita mo sa akin na fake news ako, pero wala, tamad ka kasi, tuturong-tulog ka sa kangkungan. Tapos mag-depend-depend ka dyan, ha? Pasok kayo, umpisa na naman gera tayo. Atalay. Sila doon sa house na doon. At saka pinahama ako yung ano ni ano, yung speech ni Jess nung ano, nung welcome natin para officially na. Ano ba yung speech niya? Ano ba yung speech niya? Hindi po ligid sa kaalaman, wala na pang unanay at tatay. Tapos, maraming salamat doon. Tapos, higitan nyo yung charity ng Team Abot Kamay. Hangang-hanga ka doon, Arlene. Hangang-hanga ka doon. Grabe naman yung paghanga mo, no? Ay, grabe talaga humanga ito si Arlene. Hindi sana siyang dito sa TAC community. Napahanga niya ako kung talaga humanga ako sa kanya. Oo, oh, ano ang ginawa niya na humanga ka? Ah, ano ang ginawa niya na humanga ka? Dahil gwapo siya. Naglalaway ka na naman. Like what happened before. Tapos ano, iyak-iyak kayo, galit-galit kayo. Tapos mauhiin niyo, isumbat niyo, isumporta niyo. Ganun ba yun? Wala nang bago, Arlene. Wala nang bago. Ha? Panis na yan yung mga ano yung linyada niyo. Panis na yan. Ha? That was happened before. And it will happen again. Doon lalo ang napalapit ang loob ko sa bata. Gaano kalapit? Gaano kalapit? Gaano kalapit? Si Kapitanga lang ang nagsabi niyan. Tingnan mo. Kaya nagulat nga ako kung nanood na kapanood kayo nung nakaraan. Tingnan nyo. Wala siyang managagawa sa chismis, kaya focus na lang siya sa pambabalahura, sabi ni Rexional. Kayo dyan, sa Timabot Kamay, puro kayo inutil. Puro kayo inutil. Ha? Ngayon, wala kayong alam. Dito sa sinabi ko, si kinontent ko about sa nanay ni ano, wala kayong alam, di ba? Wala kayong alam. Pero darating ang araw, sabihin na naman nyo dyan kay Jess. Totoo nga pala yung sinabi ni Kapitanga. Totoo nga pala na nangingi si Jess ng tulong nung namatay yung nanay niya. Ngayon ko lang alam. Ngayon ko lang alam na totoo pala yung sinabi ni Kapitanga. Oo, totoo pala yun. Ganyan-ganyan din yung mangyayari. Like what happened before, and it will happen again. Nga sabi ni Rich Leonel, nagtaka daw siya kung saan ko daw kinuha yung sabi kong palibing no sa nanay niya. Gawa-gawa ko lang daw, fake news ko lang daw yun. Di ba? So, yan din yung mangyayari sa susunod, balang araw. Totoo yung sinabi niya pala ni Kapitanga. Totoo pala yun. Ngayon ko lang nalaman, ganun pala yun. Oo, totoo pala yun. Oh my God! Ito ko yung namatay na pala mamay ni Jess. Paano kumi? Yun nga po eh. Ewan ko kung saan nakukuha ni ano na yan. Ni kung Kapitanga na po. Yung salitang ganun na nanghingi lang daw. Nanghingi daw ng tulong. Para mapaano daw, mailibing lang daw ng maayos yung mama niya. Alam mo, Ray Luray, kung dito ka lang sa akin sa malapit, subuan talaga kita ng hupya. Matakin nyo, guys. Dahil sa ka-fake news at sa katanga-tanga at kabubuhan at inutil na host na to, pati mismo ngayon yung kanyang mga viewers, naguguluhan din dahil siya mismo walang kaalam-alam dito sa pinagre-rebat at pinagdidepensahan niya. Kaya mismo yung mga viewers na nagtaka din kung saan ko daw kinuha yung sinabi kong nanghingi si Jess na pampalibing doon sa nanay niya. Di ba? Bati viewers na ngayon nagtataka na rin kasi bobo tatanga-tanga na klase ng live streamer. Talaga ako narinig ko yung sa live niya. Ikaw talaga ako pitanga Pinagmamalaki pa niya. Pinagmamalaki pa niya na narinig daw niya doon sa live ko. Narinig mo pala doon sa live ko kahapon. Bakit hindi ka nag-research? Bakit hindi mo ginawa ng paraan
para mapatunayan mo kung fake news ba ko o hindi. Bobo ka talaga, tanga, tamad ka pa, klase ng defender. At ano dito, lahat mga nandito ngayon, walang narinig na ganyan, pero ewan ko. Oh, lahat kayo dyan walang narinig kasi nga mga tamad kayo, mga inutil kayo, mga tatanga-tanga kayo. Ha? Dapat nung pumasok yan dyan, si sabog-sabog sa community ninyo, dahil may IG yan, may TikTok yan, may Facebook yan, may page yan, apat. Ha? Dapat man lang nag-resource, ay kinalanin nga natin ito, ano nga ba yung mga background nito, ano yung mga pinagkakabalahan nito, ano ba yung mga ginagawa nito, ano ba yung mga previews na mga nangyari sa buhay nito, para just in case na meron may mga lumabas, at least may knowledge tayo. Wala talaga kayo, si mga tamad talaga kayo dyan, mga inutil kayo talaga dyan. Inutil talaga kayo. Ha? Kasi naka-public post yan. Kasi kung hindi naka-public post yan, paano ko nakuha yan? Paano ko nakita yan? Inutil ka. Inutil, bobo, tanga-tanga. Mga ganyan na salita. Para ano? Para makapanira ka lang. Ay, hindi panira yan. Kasi legit yan. Legit yan. Ha? Lunay-lunay, legit yan. Naka-public post yan. Kaya hindi paninira yan. Yung ginagawa mo, paninira yan. Kasi inuuto mo yung mga viewers mo dyan. Ha? Nililigaw mo yung mga viewers mo. Nililito mo yung mga viewers mo dyan. Ha, hindi paninira yan dahil legit yan, legit. Sa isang tao. Kapal talaga ng mukha mo. Ay, mas makapal ang mukha mo. Kapal talaga ng mukha mo. Ang kapal-kapal ng mukha mo, Lanuray, dahil kaya nakailangan mo magsinungaling yan sa live mo para lang, ha? Para lang sabihin magaling kang defender. Para lang sabihin solid tak ka, ang kapal-kapal ng mukha mo dahil gumagawa ka ng fake news dyan sa live streamer mo. Kawawa yung mga viewers mo na bibiktima mo dahil sa kasinungalingan mo. Ha? Walang paninira kung totoo. Sabi ni Ma'am Dimedel, di ba? Nabasa ko din sa post ni Jessa yung noong nangihingi siya ng tulong para mabigyan ng decenting living nanay niya. O, di ba? Ngayon, kung dinilet niya yon, eh, may kopya naman tayo. Tanga-tanga ka din yung mga to. Ha, hindi pa kayo nadala, hindi pa kayo natuto. Ha? It happens for how many times? Not once, not twice, not thrice. Ha? Nangyari na yan dyan sa community ninyo, pero hindi pa rin kayo natututo. Kasi nga, bobo ka talaga, Loray. Sinasabi ko dito, kasi ako ang pinulutan mo kahapon, eh. Sarap kaya. Sakit lang ako kahapon dahil nasa off day ako. Oo. Oh, ngayon? Wala sa ayos na ano. Ay, hindi. Ayos na ayos yung live mo. Kahit nga naglalakad ka, kahit nga parang mga bugto na ginawa mo, inihingal ka na. Sige, live pa rin ang live. Di ba? Pati yung pagkain ko kahapon, inaano nila eh. Wala kayong pakialam, ha? Channel ko rin yun. Oh, di ba? Back to you. Inutil kang bobong tatanga-tanga ka. Alam mo pala na wala kang magagawa kasi channel ko yon. So, bakit ka nakikialam kung mag-live ako dito ng oras gusto ko? Channel ko to, ha? Diba? Balik sa'yo, inutil kang bobong tatanga-tanga ka. Ngayon, bumalik sa'yo. Ha? Ngayon, bumalik sa'yo ng mga sinuka mo, kinakain mo. Kahit anong gawin, kahit nakamaraming pagkain dyan sa bunganga ko, mga nakasalad ko, comment sa ano niya, wala kayong pakialam. Diba? Ang katwiran ng ano nyo, kapitanan ninyo, is channel niya. Eh, channel ko din mo. Oh, diba? Natuto ka sa akin, sumagot. Ha? Natuto ko sa akin sumagot, Loray. Wala talagang pakialaman kasi channel natin yung ginagamit natin. O ngayon, di ba, kinain mo suka mo. Masarap ba? Malinamnam? Walang basag. Di ba? Bobo talaga yung host na yan. Dapat pagkatapos ng live mo, nag-research sa Facebook account ni Jess Sabog niya, Heist. Di ba? O kahit man lang hindi siya mag-research, Ma'am Luz Gimedo, shout out sa'yo. Tinanong niya si Jess kasi may contact naman siya eh. At tinanong niya yung founder, para niya, sige, ano ba talagang totoo? Kasi magre-rebat ako, patunayan ko, fake news si Kapitana. Diba? E di sana nag-research siya, bobo kasi tatanga-tanga, yan, pinulutan ka. Yan ang trip, kahit naglalag na kumakain, wala akong pakialam. Wala talagang pakialaman. Ha? Kaya kung mag-live ako dito, mag-inom-inom ako dito, mag-upo-upo ako dito, wala pakialaman, sa akin ko to. Sa loob ang gulo, Ma'am Arlene. Sabi ni Ma'am Esmeralda Atlawan, siya nga kung manamit, nakapak... Oo, sabi ni Esmeralda, tahimik daw si sabog-sabog, pero sa loob ang kulo. Totoo man yan. Totoo yan. Napakabadoy at parang aswang ang itsura. Tapos kung namintas sa ating baby Jess. Ay, okay lang yan. Ha? Kung badoy man ako manamit at mukha akong aswang, okay lang yan, di ba? Opinion mo yan, wala akong magagawa. Pero tanggapin nyo rin yung opinion ko. Ang lagay ba eh, ang opinion nyo, tanggapin ko, tapos yung opinion ko, hindi nyo tanggapin. That's unfair. Ha?
Nasabihan naman ako mukha akong aswang at baduy ako manamit. That's your opinion. And that is acceptable. That is acceptable because I'm a public figure. No? So tanggap ko yung ano nyo, tanggap ko yung opinion nyo. Pero bakit yung opinion ko eh, sumasakit yung matris nyo? Ha? Bakit sumasakit yung atahan yung bahay bata nyo? Ha? Bakit nadudurog yung atahan balon-balunan nyo? Pag ako nagbigay ng reaction at opinion ko dito. Ngayon, hindi ako nagagandahan doon sa damit ng sabog-sabog nyo. Oh, ano magagawa nyo? Ha? Ano magagawa nyo kung hindi ako nagandahan doon sa damit niya? Di ba? Opinion ko din yun. Hmm. Napaka-ano ninyo ha, napaka-unfair ninyo ha, huwag kayong ganon. Hmm? Ay, huwag ako kaya nga. Talong ako. Ang inaano natin, ang pinipinpoint natin dito is ano? Yung ano, yung pagpulan niya na ganon lang damit ni ano, ni... Loray! Ay, karla, pusal, tagigaroon, hindi ka kita kaintindi, kinaambal ko na gani, ang opinion ko to, tiyo, huwag ka mo may imo, kay opinion ko to, huwag ka rin na may ansang iya, nga ba, mistiya? Tiyo, ano karon? Ah, kamo gani kinabalan niya ko gani nga aswang nga daw aswang mo kag baduy ko manamit. Okay lang na iya kay disimple opinion niya. Insa nga ang opinion ko didto kay sabog-sabog nga way ko na miyan sa bayo ya. Insa ka nga akit akit ka mo ya hindi nila mabaton. Ah, oy matuto kayo tumanggap ng katotohanan. Puro kayo rejection mga dipuga ni ayo na akit na kuya o oh, Ilaya sa ang pala nila ko daw aswang ko na ako kag baduy ako yung manamit. Okay, gina-accept ko na iya kay wala ko yung mahimo kay opinion nila iya mo. Ha? Tapos ako yung karong kinakata ko yung opinion nga why ko ito na namiya sa bayo sa nila yung nga talent. Yung mga king sila yan, hindi na mabaton. Ha? Yes, pero yung sabi pa niya nung ano kahapon. Ano? Sabi niya, eh ako nung nasan ko rin ng ano, ng nag-organize ng ganyan na mga event. Hindi namin tinatanong yun. Ha? Ang sinasagot lang namin yung pamimintas mo. Oh, hindi ko naman sinabi na nagtanong ka. Eh, live streaming ko yun. Gusto ko ma-inform yung aking mga viewers. Ha? I just want to inform my viewers that I have knowledge to organize the event. I didn't say na nagtanong ka. Bakit sinabi ko ba? Ay, nagtanong kasi si Arlene na kuray kaya sinagot ko. Ay, bobo ka tanga. Kaya inutil ka talaga. Don't be assuming, no? Don't be assuming. Ah, wala akong sinabi na nagtanong ka. And, FYI, hindi ikaw yung sinasabihan ko dito. I have a lot of viewers. There's 71 viewers. I just want to inform them. Ah, that I have also knowledge of organizing the event. O ngayon, sumakit yun na naman. Sumakit na naman yung bahay bata mo. Yung sa event na yun, sa Miss Pugay na yun. Ay! Nasa pool kayo, sabi ni ano ni Jess sa'yo na, ma'am. O buti nga. Ay, hindi sa pool yun. Kasi copycat na yun, Arlene. Ah, sabi ko sa inyo, huwag niyong i-insist na na-real talk kami ni Jess doon sa copycat na linyada ng founder niyo kasi doon pinapakita niyo lang talaga na wala kayong silbi ng mga defender, mga inutil kayo kasi dalawang taon nang paulit-ulit yan. Dalawang taon nang paulit-ulit yung linyada na yan. Ha? And FYI, wala kaming balak na tapatan ang charity ninyo. Bakit kami magtatapat? We are not a charity organization here. We have no commitment. Ha? We have no commitment to the people of Republic of the Philippines na matutulong kami sa mga tao na nangangailangan. Ngayon kung tutulong kami, that is coming from our heart. Ha? Galing sa puso namin. Ha? We don't have any responsibility and we don't have any commitment to the government and to the people of the Republic of the Philippines na tutulong kami sa mga taong nangangailangan. Kayo dyan, humingi kayo ng pahintulot, humingi kayo ng permit sa gobyerno na tutulong kayo sa mga taong nangangailangan. So whether you like it or not, committed kayo na tumulong sa mga taong nangangailangan. So, bakit kami kayo tatapatan? Hindi kami ganun kabobo, katanga, at ka-uto-uto para lang maniwala at sundin kayo, natapatan kayo. Because we know in ourselves that we don't have any responsibility and commitment to the people of the Republic of the Philippines. Ay, Loray,
intindihin nyo yung mission, vision ninyo and bylaws na ginawa ninyo na sinubmit ninyo sa Security and Exchange Commission. Intindihin mo word by word kung ano yung mga responsibilidad at commitment nyo doon. Ha? Bago nyo kami batuin. Ikaw sabog-sabog na Jess sabog-sabog. Ha? Inutil, ha? Inutil kang palamunin kang batugan ka, intindihin mo ang mission, vision, and bylaws na sinubmit ng Team Abot Kamay sa Security and Exchange Commission bago mo kami batuhin dito na kung ano-anong pananalita. Kasi kung naintindihan nyo yan, hindi nyo gawing competition ang pag-charity nyo because charity is not a competition, bobo, tanga, inutil. Ha? Hindi competition yan at hindi dapat kinukumpit ang pagtulong sa mga taong nangangailangan. Mga bobo, tanga, at inutil kayong lahat dyan. Ha? Ulitin ko, intindihin nyo word by word kung ano ang mission, vision at ang bylaws na sinubmit nyo sa Security and Exchange Commission bago kayo magyabang. Ha? Nakalagay ba doon na kailangan nyo magipag-kumpit sa ibang mga organization, kailangan bang gawing competition ang pagtulong sa mga taong nangangailangan? Mga inutil, bobo at mga tanga-tanga kayong lahat dyan. Ha? Intindihin nyo. Ha? Bago kayo magyabang, pinapakita nyo lang talaga na mga bobo kayo at hindi kayo marunong umintindi dyan sa mga pinaggagawa nyo. Inutil. Inutil. Diba? Yan. Ha? Ano ang akala nyo dyan sa organization nyo? Ano ang akala nyo sa mga tulong na ginagawa nyo? Competition? Pa-contest? Kaya pag nakatanggap kayo ng certificate, ang yabang-yabang nyo, ipinagmamalaki nyo, it is because na feeling nyo competition yung ginagawa ninyo, nakikipag-compete kayo, and the winner is Team Abot Kamay. Ganon? Mga bobo, tanga, inutil. Ah, inutil kayong lahat. Diba? Doon yung sabihin sa Security and Exchange Commission. Ha? Nakikipaghamunan po kami sa ibang mga organization pagdating po sa charity. Ha? Hinahamon po namin yung mga ibang tao para mag-charity din. Mga inutil. Ha? Mga inutil kayo talaga. Yung bata eh. May ano pa yung bata? Meron pa siyang... Hindi na bata yon. Marunong na nga gumawa ng bata. May bata na nga. Bata-bata ka yun. Bata-batain ko yun. Meron pa siyang respeto sa'yo. Diba? Anong sabi niya, ma'am? Sa susunod na eleksyon, huwag niyong kalimutan. Kapitana. Ah, sa pagka-gubernador. Ano ba hindi di ano pa? Same here, bakit ako tutulong kahit meron ako dahil lang sa challenge? Na? Para kasi sa kanila, ang pagtulong, ang pag-charity nila is a competition. At kailangan nilang makipag-compete sa ibang tao. That's why, yun na yung nag-iisang linya ni founder. Tapatan nyo kung kaya nyo. Ha? Magagawa nyo ba yung ginagawa namin? Kasi ang nasa mindset nila, mga inutil sila, nakikipag-compete sila. Competition ang word na charity para sa kanila. That's why may certificate ako dito because the winner is Team Abot Kamay. Yon ang nasa mindset ng mga inutil na to. Aray-aray, inutil ka talaga. Pinapakita nyo lang talaga na mga bobo tatanga-tanga kayo kasi hindi nyo maintindihan kung ano yung commitment nyo dyan sa community ninyo. Yon ba sabi nyo sa SEC? Ay, hingi po kami ng permit. Ihingi po kami ng permit kasi makipag-kompetensya po kami sa pag-charity. Ihingi po kami ng permit kasi may competition po kami sa salihan. Ha? Charity competition. Pwede po ba? Pahingi ng permit. May charity competition po kami sa salihan. Yun ba? Yun ba ang sinabi ninyo sa Security and Exchange Commission? Mga inutil kayo, mga tanga-tanga kayo. Ha? Inutil kayo. Ha? Ano sabi niyo doon, sir? Sir, pahingi po kami permit, sir. Kukuha po kami permit, sir. Meron po kami sasalihan na charity competition, sir. Magkikipag-compete po kami, sir, sa ibang mga organization at sa ibang mga charity blogger at sa ibang mga, kahit po mga reactor, sir. Kahit po mga reactor at defender, sir, magkikipag-compete po kami, sir, sa pag-charity. Yun ba? Yun ba ang mission, vision?
Yun ba ang bylaws? Nakalagay sa bylaws na nisinubmit nyo sa Security Exchange Commission? Mga bobot, mga tanga kayo! Ha? Bobot tanga kayo! Kaya namin ito pinaglalaban kasi maling-mali yung pamamalakad nyo. Maling-mali yung sistema nyo dyan na ang charity hindi po isang competition. Ang pagtulong sa mga taong nangingilangan, hindi po yan ginagawang competition. Mga inutil kayo! Hmm. Matagal na namin pinapaliwanag yan, hindi nyo mag-gets. Mga inutil talaga kayo. Hmm. Diba, nagising yung matres ko? 6 na taon tong tulog. Nagising yung matres ko ngayon. Kung kayo dyan, ha, napipisa yung mga matres niyo sa gigil, ako nagising yung matres ko ngayon. O baka magkaanak pa ako. Tulog pa po. Tulog pa, mani. Pero kailangan ko mag-end kasi lakad ako ng aso ko. Oo, kasi oras na niya yan, 4 o'clock. So, ituturoy natin mamayang gabi. Ha? Ituturoy natin mamayang gabi yung live natin kasi alanganin tayo sa oras. Ano lang to sa akin? Singit-singit lang ba? Baka sabihin na naman ako ni Lilo Ryan. Malaba to guys kasi marami sa ditong sinabi. Ingit siya sa pagla-live ko na madaling araw. Ingit siya sa channel ko. Ingit siya sa sahod ko. Ingit siya sa trabaho ko dito na maaliwalas yung trabaho ko dito. Ingit siya sa sahod ng anak ko. Lahat na lang guys, kinaiingitan niya. Ingit na ingit si Lilo Ryan. Susunod na eleksyon, huwag niyong kalimutan ang inyong lingkod. Marami pa ako i-rebat dito. Aray-aray. Makahati na ba to? Wait lang. Ah, kalahati pa guys. Kalahati pa. So, dalawang oras mamayang gabi tatapusin ko to. Diba? Siguro, sa kung wala magla-live mamaya. Tapusin ko to dalawang oras. Marami pa ako i-rebat dito kasi marami siyang sinasabi dito on my personal, hindi lang tungkol sa pagiging vlogger kundi pati personal kundi namay niya dito. So marami tayong i-rebat numaya, di ba? So ayan guys, maraming salamat, hanggang 4 o'clock lang talaga ako. So thank you so much sa pagsama sa akin. Ituturoy natin mamayang gabi. I shall return. Promise. Bye bye guys. Takot sila kay Kapitan na umasok. Okay, bye-bye!